Simulan na po natin ang ating kwento. Araw ng Sabado, nagkagulo agad ang lugar ng Santa Maria nang mayroong natagpo ang bangkay sa talahiban na malapit lamang sa fispa nila ni Tatay Berting. Dalawang babae at mababatid mo agad na dumadaan sa matinding paghihirap muna ang mga ito bago kinitilan ng buhay dahil na rin sa maraming mga pasa at mga sugat sa kanilang mga katawan at kalaunan na pag-alaman pa sa pag-iimbestiga na ginahasa din ang mga ito. Walang pagsisidlan sa lungkot ang mga kaanak at pamilya ng dalawang biktima. Ngunit hindi na ito bago sa lugar ng Santa Maria dahil 2 taon nang nababalot ng sobrang kadiliman ang bayan na ito dahil sa pagsulpot ng mga masasamang tao sa lugar na ito. Gumagala sa lugar ng Santa Maria ang lahat na uri ng mga taong halang ang kaluluwa. Kumalat din ang druga sa lugar na ito na naging dahilan para mapariwara ang halos lahat na mga kabataan sa lugar. Dahilan na din ito sa mga namumuno na mga opisyal sa kanilang bayan at pati na rin ang ilan sa mga pulis ay kasabwat sa mga ito. Kaya ganun na lamang kadelikado ang lugar na ito. Maliban pa sa mga gumagalang mga masasamang tao, may mga naiulat din na mga aswang na saltik ang namimiktima sa mga tao sa bayan. Lalo na ang mga magbubukid na nakatira sa mga bukring bahagi ng bayan ng Santa Maria. Sakit sa ulo na ang mga ito sa mga matitinong opisyal ng bayan. Ang bayan ng Santa Maria ay isa sa mga pinakamalaking bayan sa buong isla. Humigit kumulang nasa 100 mga residente ang nakatira sa lugar na ito. Nandirito rin ang pinakasintro ng mga kalakal sa buong lugar. Kaya dinarayo talaga ang bayan na ito. Ngunit kailangan mo lamang ng iba yung pag-iingat sa tuwing tumatapak ang iyong mga paa sa bayan na ito, lalong-lalo na pagkagat ng gabi. Noong nakalipas na 5 taon, ay hindi pa ganito kalala ang sitwasyon sa bayan ng Santa Maria. Tahimik at payapa pa ang lugar na ito at dinadayo ng mga turista dahil na rin sa kagandahan ng lugar at pagiging payapa. Dahil ito sa dating punong bayan na ginawa ang lahat para mapanatili ang kapayapaan sa lugar na ito. Noon, kumakalat na ang tungkol sa mga aswang na namimiktima sa mga bukirin. Ngunit nagawa ni Tatay Digong na mapalayas ang lahat ng mga ito. Ang pamilya nitong si Tatay Digong ay kilala na may mga kaalaman sa mga aral sa kanan. Ang ama din nitong si Tatay Digong ay kilala na isang magaling na albularyo sa bayan na ito. Ang kapatid naman ni Tatay Digong ay nakikilala din na isang mabangis na antingero at itong si Tatay Digong mismo na sinasabing may gabay ng mandrigmang anghel na si Ezekiel at bukod pa sa mga tanga nitong mga mutya, malakas din ang kaalaman nito sa mga orasyon, dasal at mga buhay na salita. Hindi naman ganun katanda pa itong si Tatay Digong. Nasa 40 pa ang edad nito ngayon. Ngunit simula nang magiging kapitan ito doon sa Barangay Busay hanggang sa magiging punong bayan, Tatay Digong na ang mga nakaugalian na itatawag nila. Nirerespeto at mahal ito ng lahat ng mga tao. Nangyari lamang ang isang napakalaking pagsubok at dagok sa kanyang buhay. Nang traidor rin siya ng kanyang pinagkakatiwalaan na pumapangalawa sa kanyang pwesto. Lahat ay kinuha sa kanya. Winasak ang kanyang reputasyon. Bilang pinakamagaling na tagapaglingkod ng bayan, sit up ika nga. Alam niyo ba na pati ang asawa nitong si Tatay Digong ay nagawa pa nitong si Carlito na ahasin.
Pinagbintangan itong si Tatay Digong na nagnanakaw ng malaking halaga sa kabanang bayan. Planado ang lahat at pulido ang pagkakagawa ng grupo nitong si Carlito, pati na rin ang mga piking ebidensya. Durog na durog ang pagkatao nitong si Tatay Digong at pati na ang kanyang puso sa mga nangyayaring iyon. Bukod sa sobrang nasaktan ito sa pagpangaliwa ng kanyang asawa, mas nasasaktan ito sa mga tao na dali-daling naniwala sa mga ibinatong korupsyon sa kanya na hindi naman niya ginagawa. Agad siyang hinuhusgahan ng mga taong minahal niya at handa siyang magpakamatay para lamang mailigtas ang mga ito. Araw-araw, gabi-gabi, umiiyak itong si Tatay Digong at kamuntikan ng wakasan ang kanyang buhay dahil sa napakatinding sakit at kalungkutan na sinapit niya. Isang malaking pagsubok na kung pangkaraniwan lamang ay hindi talaga kakayanin. Napatalsik sa pwesto itong si Tatay Digong, ngunit wala na siyang pakialam pa. Wala nang gana ito at laging nag-iisa na lamang. Ang kapatid naman ito na si Roman, kung ano-ano na ang mga ginagawang pag-alalay sa kanyang kapatid para lamang maituwid nito ang wisyo. Ngunit isang araw, biglang nawala itong si Tatay Digong sa bayan ng Santa Maria. Walang nakakaalam kahit na isa man lamang sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Ang hinala kasi ng karamihan, maaaring nagtatago na ito ngayon dahil tinutugis na ito ng mga taong bayan na galit sa kanya. At ang mga tauhan mismo nitong si Carlito na pinahahanap na at pinapapatay na itong si Tatay Digong. Kung susumahin, walang kalaban-laban naman ang mga ito sa kanya dahil malakas at kargado siya sa mga kaalaman sa aral sa kanan. Ngunit nga dahil napuno pa ito ng kalungkutan, walang pag-asang makakalaban ito ng tama. Pati ang kanyang bahay at mga pagmamay-ari ay kinamkam na ng tuluyan nitong si Carlito. Ang ginawa naman nitong si Roman, agad niyang kinuha ang anak ni Tatay Digong at umalis na din ang mga ito sa bayan na iyon para makaligtas sa mga pagbabanta sa kanilang buhay. Itong si Carlito at Tatay Digong ay matalik na magkakaibigan noon pa man. Kapitan pa lamang itong si Tatay Digong sa barangay ng Busay, kasakasama na niya ito. At ito pa nga ang nangunguna bilang kagawad sa lugar na iyon. Tulad ni Tatay Digong, may mga kaalaman din itong si Carlito sa mga orasyon, dasal at mga buhay na salita. May hawak din itong malakas na mutya. Kaya nga magkakasundo ang dalawa at magkakaibigang matalik ang mga ito. Kaya kahit nakatiting, hindi lubos maisip ni Tatay Digong na magagawa ito ni Carlito. Hindi niya inakala na magawa nitong traidorin siya ng taong itinuring niyang kapatid. Pati pa nga ang pamilya nitong si Tatay Digong, matalik na kaibigan nila itong si Carlito. Maaring dahil na rin siguro sa ganid na ito sa kapangyarihan at pera. At ang isa pa sa mga hinala nila, dahil ito sa bagong tanga na kalaman ni Carlito na aral sa kaliwa. Kaya biglang nagbago ang takbo ng utak at pag-uugali nito. Ang asawa naman ni Tatay Digong na si Isabel, nagkaroon ito ng pagsisisi. Ngunit huli na, wala na siyang kawala pa kay Carlito. May mga kumakalat din ng mga balita na nakayanan itong si Isabel na ipagpalit ang butihing asawa na si Tatay Digong kay Carlito dahil ginawan ito ng mabagsik na gayuma ang ginang. Wala nga itong pakialam nang mawala ang kanyang anak. Ngunit ang buong katotohanan, dinala ito ni Roman at itinago. Sa isip kasi ng kapatid nitong si Tatay Digong na si Roman, baka kasi mapahamak pa itong si Jojo sa kamay nitong si Carlito. Simula nang mawala na ang pamilya nitong si Tatay Digong sa bayan, dito na nagsimulang kumalat ang kasamaan sa lugar na ito. Ang dating payapa na lugar
ay nababalot na ng lagim. Kabi-kabila ang mga patayan at ibang klase pang mga krimen, droga at pamamaslang ng mga aswang. Ang isa sa mga pinakanababalot ng kadiliman ay ang lugar ng San Nicolas. Dito ang pugad ng pamilya ng mga Celtic na laging namimiktima sa mga alagang hayop ng mga taong nakatira sa lugar na ito, at pati na rin sa mga taong mismo ay walang kawala sa mabagsik ng mga aswang. Ngunit kahit na ilang bisis nang isinumbong nila ito sa bagong punong bayan ng Santa Maria na si Carlito, walang pakialam ang mayor sa mga kaganapan. Kaya kumalat ang mga balita na maaaring mga kakampi ng mayor ang pamilya ng mga aswang na ito. Kaya malayang nakakagawa at nakagala. Itong si Tatay Berting naman ay dating matalik na kaibigan ni Tatay Digong. Isa nga ito sa mga tumulong kay Roman para makapagtago ang mga ito at makaalis sa bayan na iyon. Ngunit nakapagpasya lamang ito na manahimik na lamang para hindi na madamay sa kasamaan ng bagong mayor ng bayan ng Santa Maria. Isa nga rin ito sa sobrang nalulungkot sa sinapit ni Tatay Digong. Kung karamihan sa mga tao sa bayan na iyon ay agad na hinusgahan si Tatay Digong, may iilan naman ang naniniwala na walang kasalanan ang dating punong bayan ng Santa Maria. Sa kasalukuyan, mura ng mura itong si Tatay Berting. Hindi kasi ngayon ang unang bisis na may itinapon na bangkay malapit sa kanyang palaisdaan. Sa loob ng 2 taon, mahigit sa 10 bisis ng may itinapon na mga bangkay malapit sa kanyang lupain at palaisdaan. Malalago kasi ang mga damuhan sa lugar na ito at sobrang talahib. Kaya magandang tapunan ng mga nabibiktima ng mga taong halang ang kaluluwa at walang awa. Doon naman sa isang kagubatan na sakop sa kabilang bayan, ang bayan ng Mount Asuncion, kasalukuyang nagbubungka ng lupa ang isang lalaki na animoy napakatanda na dahil sa kanyang mahahabang mga balbas at mga buhok. Nagmistula na nga itong pulubi. Ngunit panlabas lamang iyon na kaanyuhan. Dahil ang dati na durog na pagkatao nito ay unti-unting bumabalik na sa normal. Bumabalik na sa normal ang buhay nitong si Tatay Digong sa bukirin na ito. Habang nag-iisa lamang, tanging kapiling niya ang kanyang mga kaibigan na mga alaga. Matapos kasi ang masalimuot niyang karanasan sa pinakamamahal niyang bayan, ang bayan ng Santa Maria, dito siya napadpad sa bukirin na ito at dito niya ginugol ang ilang buwan na pananatili. Gumawa siya ng isang maliit na kubo at nagtanim ng mga gulay, pagkatapos nag-alaga ng mga hayop. Nagmistulang na isilang muli itong si Tatay Digong at unti-unting nakakalimutan na ang malaking dagok sa kanyang buhay. Ngunit hindi niya nakakalimutan ang ginawa nitong si Carlito. May mga hinihintay lamang itong si Tatay Digong para balikan ang bayan ng Santa Maria at pagbayarin lahat ng may mga kasalanan sa kanya. Sa bukirin na ito, mas napalakas pa niya ang kanyang mga tangan na mga mutya. At malaki ang kanyang ipinagpasalamat dahil hindi siya iniwan ng kanyang gabay sa kabila ng kanyang pagkakalugmok at hindi na nagawa ang mga obligasyon para mapakain ng mga dasal ang mga tangan-tangan niya. May mga kaibigang engkanto na din itong si Tatay Digong na lagi niyang kasama. Araw ng Sabado, nakakaramdam ng pagkaaligaga itong si Tatay Digong. Hindi niya maintindihan ang mga nararamdaman na parang may mga pangitain siyang nakikita, ngunit hindi pa niya mawari kung ano ito. Ilang oras na nag-iisip itong si Tatay Digong hanggang sa makapagpasya ito na dalawin ang bayan ng Santa Maria. Sa tingin kasi niya, sa kanyang hitsura ngayon, hindi na siya makikilala ng mga taong nakatira sa bayan na ito.
ilang sandali pa, tinawag na nitong si Tatay Digong ang kanyang dalawang kaibigan. Mayroong isang ibon na kulay puti na uwak at ang engkantong prinsipe ng mga kabalyero. Nakakarating itong si Tatay Digong sa iba't ibang parte ng islang iyon dahil sa kaibigan niyang ito na kayang magpalit-palit ng anyo sa iba't ibang uri ng mga hayop. Bukod sa pagiging kabayo, kaya nitong mag-anyong aso at ibon. Pagsapit ng gabi, sakay ng kabayo na kulay puti itong si Tatay Digong, pinaybay na nito ang kagubatan ng Mount Asuncion hanggang sa makarating sa bayan ng Santa Maria. Nasa Burol pa lamang itong si Tatay Digong na sakop ng bayan ng Santa Maria. Nakikita na niya ang malawak na bayan. Nakikita niya ang mga ilaw na kumakalat ang liwanag sa gabi. Ang akala niya na nakakalimot na siya sa mga mapait na nangyayari sa kanya sa bayan na ito. Ngunit nang makita nitong si Tatay Digong ang bayan na ito, may kirot pa rin sa kanyang puso. Ngunit buo na ang kanyang pasya. Susubukan niyang lilibutin ang bayan, baka sakaling masasagot ang mga katanungan sa kanyang isip kung bakit nakakaramdam ito ng kakaibang pagkaaligaga na hindi niya mawari kung bakit at ano ang dahilan. Dahan-dahan nang pababa ang mga ito sakay sa kanyang kabayo hanggang sasapitin ang mismong bayan. Mas tumitindi pa ang kirot ng puso na kanyang naramdaman nang tuluyan na siyang makapasok sa bayan na pinakamamahal niya at iniingatan ng ilang mga taon. Kakaiba na ang presensya ng bayan ngayon na nababalot na ng mga kasamaan. At hindi nga iyon inaakala ni Tatay Digong na agad na makakasalubong ang naging sanhi ng mga kasamaan ng bagong namumuno sa bayan na iyon. Habang naglalakad na ngayon itong si Tatay Digong, kasama ang kanyang mga alaga at kaibigang uwak at ang maliit na tuta na kanina lamang ay isang kabayo, napapansin niyang may mga umaaligid sa kanya at sumusunod. Nagtataka naman itong si Tatay Digong dahil kung mga magnanakaw naman ang mga ito, sa kanyang hitsura, imposibleng mapagkamalan siyang may pira. Nagmumukha na siyang pulubi sa kanyang anyo. Ngunit ang mga halang ang kaluluwa at nakakasinghot pa ng utot ng demonyo, walang pakialam ang mga ito basta't makakuha lamang ng pangtustos sa kanilang mga bisyo. Sa isip ni Tatay Digong, ganito na ba kalala ang lugar na ito? Sa kalye nakita niya ang mga nagkalat na mga bayarang babae. Bukod pa sa maraming mga pulubi din ang nagkanya-kanyang pwesto. Dahil nga itong si Tatay Digong ay bago ang kanyang hitsura sa bayan, agad itong nakursunodahan ng mga masasamang gumagala sa lugar. Ang lugar kasi na napuntahan ni Tatay Digong ay isa sa mga pugad ng paghawaan ng droga. Kaya napagkamalan na isang asit ng mga pulis itong si Tatay Digong. May mga pulis pa rin kasi ang naghangad at naniniwala na magkakaroon pa ng kapayapaan ang kanilang bayan. Ang akala ng mga halang ang kaluluwa, nag-anyong matanda lamang itong si Tatay Digong. Ngunit ang totoong dahilan kung bakit gumagala ito sa lugar na iyon ay ang magmanman. Anim na mga kalalakihan ang mga sumusunod kay Tatay Digong hanggang sa mapadako ang mga ito sa isang madilim na iskinita. Biglang nagsilabasan ang anim na mga kalalakihan. Armado ang mga ito ng mga patalim at mga baril. Agad na wika ng isa sa mga ito. Ano ang ginagawa mo sa lugar na ito, tanda? O baka naman hindi ka talaga matanda at nag-anyong matanda ka lamang? Hindi mo ba alam na bawal ang papasok sa lugar na ito na walang pahintulot galing sa amin? At alam mo bang hindi ka na makakalabas pa na buhay? Napatiting itong si Tatay Digong sa mga ito at agad na nag-init ang kanyang buong katawan. Batay kasi sa mga pananalita ng mga ito, mukhang hindi maganda ang mga pinagagawa ng mga ito sa bayan.
at nakaamoy ng panganib agad ang dating mayor ng bayan ng Santa Maria. Hindi na niya kilala ang mga ito. Sa kanyang isip, baka mga bagong sulpot lamang ang mga ito at naghari-harian sa kanyang bayan. Sagot naman itong si Tatay Digong. Nako, mukhang nagkakamali kayo ng hinala. Isa lamang akong pulubi na napadpad sa lugar na ito. Ngunit sagot naman ang isa, pulubi ka man o hindi, hindi ka na namin hayaan na makalabas pa ng buhay sa lugar na ito. Nang bumunot na ng baril ang nagsasalita, dito na kumilos itong si Tatay Digong. Nagbanggit lamang ito ng tatlong banyagang salita at biglang namamanhid ang buong katawan ng lalaking akmang bubunot na sana ng baril. Gulat na gulat ito kung bakit hindi na ito makagalaw pa. At pagkatapos biglang nawala itong si Tatay Digong sa kanyang kinatatayuan. Naiwan na lamang doon ang dalawang alaga nito na isang tuta at isang uwak. At pagkatapos, biglang sumulpot ito sa harapan ng nagsasalitang kriminal kanina. Ngunit ang ikinabahala ng mga kalalakihan, may hawak ng gulok itong si Tatay Digong na napakatalas. Kumikislap pa nga sa kadiliman ang talim nito. At bago pa makakilos ang mga kalalakihan, sa isang kisap mata lamang nakita na lamang ng mga ito na tumalsik ang ulo ng isang kriminal at sumirit agad ang maraming dugo galing sa napugot nitong liig. Takot na takot ang mga kalalakihan sa kanilang nasaksihan. Hindi magagawa ng isang ordinaryong matanda ang mga kilos at galaw na ito na sobrang napakabilis. Agad naman na napapahiyaw ang dalawa pa nang may tumarak na matatalas na bagay sa kanilang mga likod, nangingisay agad ang mga ito pagbagsak sa lupa. Ilang sandali lamang nagpulasan na palayo ang tatlo pang natitira habang nagsisigaw. Hindi na hinabol ang mga iyon nitong si Tatay Digong at hinayaan na lamang na makalayo para makapagsabi at maibalita ng mga ito ang mga nangyayari sa kanilang mga kasamaan. Nais nitong si Tatay Digong na takutin ang mga ito. Ilang sandali lamang parang bulang naglalaho sa kadiliman itong si Tatay Digong dahil ito sa kanyang tangan na mutya ng tagulilong. Ngunit nasa gilid lamang itong si Tatay Digong doon sa malaking puno ng akasya at minanmanan ang mga kasamaan ng mga kriminal na napatay niya. Mayroon ngang dalawang sasakyan ang nagsidatingan. Pagkalipas ng ilang mga minuto, may lumabas na anim na mga katao sa bawat sasakyan. Rinig pa nga niyang mura ng mura ang mga ito at ilang sandali, dinala ng mga ito ang mga bangkay. Kaya pagkatapos, nagpasyang umalis na din doon itong si Tatay Digong. Doon na ito nagpaumaga sa gilid ng isang gusali. Kinabukasan, maraming mga gumagalang tao na doon sa lugar pagkagising niya. Abala na naman ang mga ito sa kani-kanilang mga trabaho. Maraming mga naglalako ng mga paninda. At nakahilira na sa gilid ng kalsada ang maraming mga tindahan na ditulak. Nakita niya doon sa unahan na pinagkaguluhan ang mga patak ng dugo na galing doon sa kanyang mga napatay kagabi. Kaya hinala ng mga tao doon na mayroon na namang nangyayaring patayan sa lugar na ito. Ilang sandali pa, muling naglalakad na itong si Tatay Digong doon sa mga kalye. Napatitig itong si Tatay Digong doon sa mga gusali. Naalala niya ang mga gusaling ito na dati siya ang nagpagawa. Hanggang sa mapunta itong si Tatay Digong doon sa palengke. At hindi niya inaasahan ang kanyang mga naabutan. Nagkagulo kasi doon at nagsisigawan. Wika ng mga nakakasalubong niya na mayroong batang babae ang kinidnap ng mga kalalakihan na may suot na maskara. Agad na nagtatanong itong si Tatay Digong doon sa mga taong nasa gilid ng kalsada.
Saan naman nagpupunta ang mga iyon? Sagot naman ng mga ito na doon sa unahan nagpupunta ang mga taong kriminal habang itinuro naman ng mga ito ang kanilang mga pinanggagalingan. Walang inaksayang oras na itong si Tatay Digong, agad itong nagkarga ng mga matataas na mga orasyon sa bulag. Utos niya doon sa kanyang mga alaga na sundan ito ng uwak galing sa himpapawid para ang uwak na ang kanyang sundan. Mabilis na lumipad naman ito at hinahagilap ang mga masasamang tao. Hindi na din bago sa bayan na iyon ang mga ganitong kaganapan. Kahit na may mga nakakalat na mga pulis at mga tanod, walang sinasanto ang mga kriminal na ito at walang kinatatakutan. Ang mga taong dinadaanan ni Tatay Digong, walang kaalam-alam ang mga ito dahil nga sa kanyang ginawang malakas na mga sabulak. Makalipas ang ilang mga minuto, nakita na niya ang isang sasakyan na sinasakyan ng mga kriminal. Ngunit may napapansin pang mga kasamahan ang mga ito na nakamotor itong si Tatay Digong. Kaya agad niyang ikinarga ang mutya ng balat ng balyakag at pinakain na niya ito ng mga dasal. Pagkatapos, napakabilis ng ginawang pagtakbo nitong si Tatay Digong na sa loob lamang ng ilang minuto, agad niyang naabutan ang sasakyan ng mga kidnapper. Agad niyang kinuha ang dalawang malalaking kahon doon sa unahan at inihambalang niya ito doon sa daraanan ng sasakyan. Ilang sandali pa, nagsitalsika na ang mga nawasak na mga kahoy galing doon sa nawasak na kariton at nagpagiwang-giwang na ang sasakyan ng mga kriminal. Iyon na ang sinamantala nitong si Tatay Digong. Nang mapahinto na ang sasakyan, napakabilis na binasag niya ang salamin ng sasakyan at walang ano-anong hinablot niya ang bata galing doon sa huling upuan. Sa bilis ng ginawa nitong si Tatay Digong, ang mga tulisan na katabi ng bata galing doon sa huling upuan, sobrang nagulat ang mga ito na sa isang kisap mata lamang wala na ang bata sa kanilang tabi. Habang ang isang kriminal na pangasab na lamang ito, habang mayroong isang patalim ang nakatarak sa kanyang dibdib. Sa bilis ng mga pangyayari, hindi na alam ng mga kriminal kung sino at papano ginawa iyon nang hindi pa nila nakikilalang kalaban. Sa mga pagkakataon na iyon, nawala na ang bisa ng malakas na sabulag nitong si Tatay Digong. Hindi din niya magagamit ang kanyang mutya ng tagulilong sa gitna ng tirik na liwanag ng araw. Iipikto lamang kasi iyon kapag tinamaan siya ng mga anino o anumang madilim na bagay. Mabilis nang tumatakbo itong si Tatay Digong papunta doon sa gilid ng mga gusali para ilagay sa ligtas na lugar ang batang babae na nasagip niya. Nagsisigaw pa nga ang bata dahil na rin siguro sa pagkatakot sa mga pangyayari. Ang ginawa nitong si Tatay Digong para mapatahimik ang bata, may pinisil siyang ugat sa bahagi ng liig nito na naging dahilan para mawalan ito agad ng malay. Sa mga kaganapan na iyon, ang mga kasamahan sa mga nakasakay na sasakyan na mga nakamotor, nakita nila ang ginawang pagtakbo nitong si Tatay Digong papunta doon sa gilid ng mga gusali. Kaya apat na mga nakamotor ang agad na sumunod sa kanya. Nakakita ng mga pulubi itong si Tatay Digong doon sa gilid ng gusali. Agad niyang inihabilin ang bata doon. Wika nitong si Tatay Digong. Babalikan ko ito mamaya. Tatapusin ko lamang ang mga kriminal. Itago niyo ang batang ito. Agad naman na sumunod ang mga pulubi na nandoon. Hindi man nila kilala kung sino ang bata at ang taong nagbigay nito sa kanila. Ngunit batid nilang nangangailangan ito ng tulong, kaya tinulungan nila ito. Ngayon pa lamang kasi nakasaksi ang mga ito na mayroong naglakas loob na tumulong sa mga taong nabiktima at labanan ang mga kriminal na nagbigay ng sakit ng ulo sa mga taong naninirahan sa bayan ng Santa Maria. Ngunit sa mga kaganapan na iyon, ang isang nakamotor
bigla na lamang itong tumimbuwang dahil may tumama nito na isang paghampas ng tubo. Hindi si Tatay Digong ang may kagagawa noon. Mayroon pang iba pang nilalang ang lihim na tumulong sa mga ito. Habang itong si Tatay Digong, napakabilis na sinalubong niya ang isang nakamotor at nagpakawala ito ng isang suntok na tumama naman sa liig ng kalaban. Agad itong tumimbuwang at umikot pa nga ito sa ere at napaigik. Pagbagsak nito sa lupa, hindi na ito gumagalaw pa. Habang ang sinasakyan nitong motor, dumiritso na doon sa may kanal. Mabilis na gumulong itong si Tatay Digong at gamit ang matalas na gulok, agad na tinaga ang isa na nakamotor. Tinamaan niya ito sa may bandang ulo at agad itong bumulagta at nangingisay doon sa kalsada. Ang mga kriminal na sakay ng sasakyan at nakasaksi sa mga kaganapan na iyon, gulat na gulat ang mga ito at hindi pa bumalik ang kanilang normal na mga wisyo. Para kasing hindi nakapanipaniwala ang lahat ng mga nangyayari, unang beses na nakasaksi ang mga ito ng ganitong kataas na antas na kagalingan sa pakikipaglaban. Bukod sa napakabilis ng nilalang na humahabol sa kanila, napakalakas pa nito at napakagaling sa labanan. Bukod pa sa malakidlat nitong bilis. At hindi lamang mga kriminal ang lubhang nagulat sa ginawang iyon nitong si Tatay Digong. Pati na rin ang mga nilalang na tumulong din sa bata. Dalawang mga anino ang nakatago doon sa eskinita habang pinagmamasdan ang kaganapan na labanan na iyon. Wika ng isang medyo bata. Sino kaya ang isang iyon, Tatang? Hindi ko rin alam, Ruben. Mukhang hindi na ordinaryo ang matandang iyan. Kakaibang antas na ang kanyang bilis at galing. Sino kaya ang taong iyan? Sa mga pagkakataon na iyon, nakapagpasya na ang dalawa na manonood na lamang at huwag mo nang mangingialam. Nakita nilang muling pinabagsak ng matandang mayroong mahahabang buhok at mga bigote ang isa pang nakamotor. Walang kahirap-hirap na pinabagsak ito ng matandang lalaki. Habang ang mga nakasakay doon sa sasakyan, nakita nilang mabilis nang pinasibad ang sinasakyan ng mga ito palayo. Ilang sandali pa, nakita nilang naglalakad ang matanda at lumapit ito doon sa gilid ng mga gusali. Pagkatapos, kinuha nito ang isang bata. Wika ng isa doon sa dalawang nilalang. Nailigtas na pala niya ang bata. Sino kaya ang isang ito na bigla na lamang na sumulpot dito sa ating lugar? Ngunit mas mainam kung ganon, may makakatulong na tayo sa ating misyon, Ruben. Ang sagot naman nitong si Ruben. Susubukan natin na kausapin ang isang ito, Tatang. Sundan natin ang matandang iyan. At pagkatapos, mabilis nilang sinusundan ng palihim ang matanda. Habang itong si Tatay Digong, nagulat din ito kanina nang biglang tumimbuwang ang isang nakasakay ng motor. Hindi naman niya inaatake ito, kaya batid niyang mayroon pang ibang nilalang ang umaatake sa mga kriminal bukod sa kanya. Ngunit hinahayaan na lamang niya ito. Iniisip na lamang niya na baka may mga nagmamalasakit sa bata at lihim itong nangingialam. Mabilis na inilagay niya ang bata doon sa gilid ng kalsada. Paparating na kasi ang mga pulis at tiyak niyang makikita agad ang bata ng mga ito. Pinilinan din itong si Tatay Digong ang dalawang security guard na nandoon sa tabi lamang ng bata para bantayan ang bata at ibigay ito ng maayos doon sa mga pulis. At pagkatapos, napakabilis nang umalis doon itong si Tatay Digong. Ngunit habang naglalakad sa kalye itong si Tatay Digong, agad nitong naramdaman ang mga sumusunod sa kanya. Kaya pagliko ng mga ito doon sa isa pang eskinita, gulat na gulat ang dalawang nakasunod sa kanya nang biglang nawala itong si Tatay Digong. Wika agad ng isa.
Tatang, nasaan na ang isang iyon? Bakit bigla itong nawala? Ngunit hindi na iyon nasagot ng matanda dahil may nagsasalita na sa kanilang likuran. Ano ang kailangan ninyo sa akin? Bakit ninyo ako sinusundan? Sagutin ninyo ng maayos ang aking mga katanungan dahil kung magkakamali kayo, katapusan na ng inyong mga buhay ngayon. Napatigalgal ang dalawa at itinaas agad ang dalawa nilang kamay bilang palatandaan na hindi sila mga kaaway. Ang isang matanda na ang sumagot, wika nito. Pasensya ka na sa aming pangahas na hakbang. Ngunit hindi kami kalaban. Gusto lamang namin na mapag-alaman kung sino ka at saan ka galing. Sa tingin ko, bago ang iyong pagmumuka sa lugar na ito. Tama ba ako? Nang tuluyan nang pumihit ang dalawa at humarap ang mga ito kay Tatay Digong, itong si Tatay Digong na naman ang sobrang nagulat. Hindi niya inaasahan na makikilala niya agad ang dalawang ito. Sa dalawang taon na nawala siya sa bayan na ito, imposibleng makakalimutan niya ang pagmumukha ng mga ito. Ang matanda ay walang iba, kundi ang kanyang pinsan na si Tatay Berting. At ang binata naman ay ang kamag-anak nila na naging alalay ng matanda. Ngunit hindi nakikilala ng mga ito si Tatay Digong dahil nga sa malaking ipinagbago ng kanyang hitsura. May mga sumusungaw ng luha sa mga mata nitong si Tatay Digong. Ngunit pinipigilan lamang niya ito. Alam niya kasi na ang dalawang ito ay hindi naniniwala sa mga katiwalian na pinaratang sa kanya. Gustong gusto na sanang magpakilala itong si Tatay Digong. Ngunit mas minabuti muna nitong kumalma. Wika nitong si Tatay Berting. Namangha kami siya ipinakita mong kakaibang antas ng kagalingan sa pakikipaglaban at batid din namin na may mga tangan ka. Magkakapariho ang ating mga hangarin. Nalulugmok na ang bayan na ito sa kasamaan. Kaya gumawa kami ng paraan kahit papano mabawasan man lamang namin ang mga demonyong nakatira sa bayan na ito. Napangiti ng mapakla itong si Tatay Digong. Sagot naman niya sa mga ito. Ganon ba? Ganito na pala karumi ang bayan na ito. Ngunit hindi lamang simpleng pagbabawas sa mga masasamang tao ang binabalak kong gawin sa bayan na ito. Nandirito ako at muling nagbabalik para linisin ang bayan ng Santa Maria. Uubusin ko ang lahat ng mga masasama na nandirito. Nang marinig ito ni Tatay Berting, mas nagiging interesado pa ang mga ito sa kausap nila. Nagulat pa nga ang dalawa dahil ang buong akala ng mga ito na matanda na itong si Tatay Digong dahil nga sa mahahaba nitong mga balbas at buhok. Ngunit nang makita nila ito sa malapitan, batid nilang hindi pa ito ganon katanda. Inanyayahan ni Tatay Berting ang kausap na sumama sa kanila para makapag-usap pa ng maigi at makapagplano na magkakasama. Ngunit walang plano itong si Tatay Digong na sumama sa mga lakad ng mga ito. Mas gugustuhin pa niyang gumagawa ng mga pag-atake na nag-iisa. Alam niyang may mga kaalaman ang dalawang ito, ngunit hindi iyon sapat para hindi sila mapatay ng mga kalaban. Kung mapag-alaman ito ni Carlito, tiyak niyang walang kalaban-laban ang dalawang ito sa demonyong bagong namumuno sa bayan ng Santa Maria. Umayag naman agad itong si Tatay Digong na sumama sa dalawa. Balak na kasi niyang magpakilala sa mga ito at malalaman ang mga kaganapan sa bayan na ito simula nang mawala siya. At gusto din niyang malaman ang tungkol kay Isabel, ang kanyang dating asawa. Nakakahiya pang aminin, ngunit na-miss din niya ang kanyang dating asawa kahit na mayroon itong malaking kasalanan sa kanya. At kailangan din niyang malaman kung nasaan na ang kanyang nag-iisang anak. Sa kabilang banda naman,
na pag-alaman na ng mga pinuno ng sindikato ang mga nagiging patayan doon sa isang lugar na sakop nila. Wika nitong si Bubolts. Sino kaya ang mayroong lakas na loob na kalabanin tayo? Sunod-sunod na ang mga pagkamatay ng ating mga kasamahan na sa loob lamang ng ilang oras, pito na ang nalaga sa ating grupo. Kailangan na makikilala natin ang salarin sa mas lalong madaling panahon. Kung makikilala na natin ito, patayin agad at nang hindi na pamarisan pa. Pati ang kanyang buong pamilya, iligpit ang lahat na may kaugnayan sa taong ito. Sa mga pagkakataon naman na iyon, doon sa bahay nila ni Tatay Berting, pinakain nila itong si Tatay Digong. At habang nag-uusap ang mga ito, wika nitong si Tatay Digong. Berting, may naalala ba kayo na isang tao na malapit sa inyo na biglang nawala na parang bula sa bayan na ito? May naalala ba kayo na isang taong pinagsakluban ng tadhana at binigyan ng napakabigat na pagsubok? Napatitig itong si Tatay Berting kay Tatay Digong. Pati itong si Rubin, napatitig na din ito sa kaharap nila. Agad na umiikot ang kanilang isipan tungkol sa mga sinasabi ni Tatay Digong. Nagtataka din itong si Tatay Berting dahil alam ng kausap nila ang kanyang tunay na pangalan. Wala siyang sinabi tungkol sa kanilang mga pangalan. Tinitigan sa mata ni Tatay Berting itong si Tatay Digong at parang may kislap sa kanyang isipan at natatandaan niya ang mga mata nito. Ngunit bago pa makapagsalita sina Tatay Berting at Rubin, tuluyan nang nagpakilala itong si Tatay Digong na sa mga pagkakataon na iyon, tuluyan na din na tumulo ang mga luha galing sa mga mata nito. Ito na ngayon ang aking hitsura, Berting. Ang dating mayor ng bayan na ito na pinagkaisahan at trinaytor ni Carlito. Ako si Digong at nagbalik ako para maningil at pagbayarin ang mga may utang sa akin. Nanlaki ang mga mata nila ni Tatay Berting at Rubin. Tumulo na din ang luha ng mga ito at halos hindi pa makapaniwala na nasa kanilang harapan na ang dating iniidolo at nirerespeto. Ngunit humarap sa napakalaking dagok sa kanyang buhay. Ilang sandali uwi ka nitong si Tatay Berting. Ikaw na nga ito, Digong. Ilang buwan ka namin na hinahanap ang buong akala namin na wala ka na. Maraming salamat sa Diyos at buhay ka at ito muling nagbabalik. Ang kapatid mo na si Roman kasama ang iyong anak. Nandoon sa bukirin ng Basay. Tahimik nang namumuhay ang mga ito ngayon at lumayo sa magulong bayan na ito. Uwi ka naman itong si Tatay Digong na nakahawak na sa mga balikat nitong si Tatay Berting. Buhay pala ang aking anak at kasama ito ni Roman. Tama ba ang mga narinig ko, Berting? Oo, Digong. Sinikap talaga namin na makuha ang anak mo galing sa pangalaga kay Isabel at sa walang awa na si Carlito. Masaya ako na makita kang nasa katinuan na, Digong. Ngayon, ano na ang balak mo? Handa kaming sumama sa iyo sa mga gagawin mong paghiganti. Huwag mo nang hindian ang aming alok dahil sawang-sawa na din ako sa magulo at impernong lugar na ito. At alam kong ikaw lamang ang makapagbabalik sa dating kapayapaan ng bayan na ito. Nagsisisi na ang mga taong humusga sa iyo noon. At ngayon, sobrang nagdurusa na ang mga ito at nagdarasal na sana isang araw makakabalik ka at ibang muli ang bayan na ito na sobrang nalulugmok sa kasamaan. Lalay lamang kayo sa akin, Tatay Berting. Huwag kayong magiging kampante dahil malakas ang mga kakayahan ni Carlito. Ngayong gabi, tatapusin ko na ang kahibangan at kasamaan ng taong ito. Alam kong may mga kaibigan ka, Berting, na nandoon pa sa pwisto
at lihim lamang na naghihintay ng tamang pagkakataon. Subukan mong kausapin si Major Montes. Hagilapin ninyo ang lahat ng mga ebidensya na magdidiin sa mga taong ito bago ko mapatay si Carlito. Kailangan nang nakahanda ang lahat ng mga dokumento para mahuli na rin lahat ng mga alagad ng taong iyon dito sa bayan. Sagot naman itong si Tatay Berting. Kung iyan ang paraan na makakatulong kami, digong ay gagawin namin agad. Pati ang mga kaibigan kong mga nagsisilbi sa barangay na hindi sumama sa kasamaan ni Mayor Carlito ay kakausapin ko din. Ngayon na nandiritso ka na, alam kong mabubuhayan ang mga ito ng pag-asa at magkakaroon ng lakas ng loob. Ang mga taong dating nang husga sa iyo ay nagsisisi na ang mga ito. At lalong kapag napag-alaman nila na nandirito ka na, alam kong gagawa rin ang mga ito ng paraan para makatulong. Kinagabihan, agad nang kumilos na ang mga ito sa kani-kanilang mga misyon. Itong si Tatay Digong, wala itong inaksayang sandali, agad na itong nagpunta doon sa bahay ng mayor ng bayan. Ayon kay Tatay Berting, doon naglalagi gabi-gabi itong si Carlito sa bagong bahay nito na nakatayo sa gilid ng malaking sapa. Malawak ang lupain na kinamkam nito at ayon sa mga balita, ginawa ang bahay na iyon ni Mayor Carlito para magkakaroon ito ng magandang daanan sa kanyang mga droga kung saan mabilis na makakadaan ang mga ito sa ilog. Mahigpit din ang mga pagbabantay doon sa lugar. Maraming mga tauhan ang mayor na nakapalibot sa kanyang bahay. At ayon pa kay Tatay Berting, laging kasakasama nitong si Mayor Carlito ang isang manlalason na ginagawa na niyang bodyguard. Napakabagsik daw ng taong ito na napapabalitang maraming tao na ang kinitilan ng buhay, mga taong sumalungat at kumakalaban kay Mayor Carlito dito sa bayan ng Santa Maria. At nandoon din ang kanyang dating asawa na ayon din sa balita, sobrang nagdurusa na ito ngayon sa piling ng mayor. Habang sina Tatay Berting naman at Rubin, agad na kinakausap nito ng palihim itong si Major Montes at pati na ang ibang mga kakilala at kaibigan na maaari nilang mapagkukunan ng suporta. Sobrang nagulat pa nga ang mga ito nang mapag-alaman nilang buhay pa pala si Tatay Digong at ngayon nagbabalik na ito para maningil. Biglang parang nagkaroon ng lakas ng loob ang mga ito at agad na sabay-sabay na kumikilos. Samantalang itong si Tatay Digong, nang makarating na ito sa lupain ni Mayor Carlito, agad na may nararamdaman siyang kakaibang mga presensya. Presensya ng mga aswang. Nagtataka itong si Tatay Digong. Ngunit sa kanyang isip, mas maganda nga kung may mga aswang para sabay-sabay na niyang lilipulin ang lahat ng mga ito. Nakapagkarga na itong si Tatay Digong ng mga matataas na uri ng mga orasyon. Maingat at lihim na din itong nagmanman doon sa isang malaking bahay na nasa gilid ng malaking ilog. May nakitang mga bantay itong si Tatay Digong sa buong paligid. Ngunit hindi iyon balakid para sa kanya. Ang kanyang iniisip ay ang mga aswang at ang sinasabing manlalason na maaaring malaking hadlang sa kanyang planong mabilisang pagpatay sa mga ito. Umikot pa sa buong paligid ng bahay itong si Tatay Digong para matiyak kung ilan ang lahat ng mga bantay at nagplano na rin ito kung paano patayin ang lahat ng mga ito. Wala siyang nakitang mga aswang sa labas ng paligid ng bahay kaya tiyak nitong si Tatay Digong na maaring nasa loob ng bahay ni Mayor Carlito ang kinaroonan ng mga ito. Tuluyan ng umakyat ng bakod itong si Tatay Digong habang mariin na nagmanman. Sa kanyang kinaroonan, walang masyadong mga bantay, kaya agad siyang nakakapasok at nakapagtago doon sa mga malalagong mga halamanan. Ngunit hindi inaasahan ni Tatay Digong
na ang mga aswang na mga saltik ay lubhang malakas ang kanilang mga pang-amoy na kahit na nakapagkarga pa itong si Tatay Digong ng mga malalakas na mga sabulag, naramdaman pa rin ng mga ito ang presensya ni Tatay Digong. Doon sa loob, kasalukuyang kausap ni Mayor Carlito ang apat na mga aswang na mga saltik. Nandoon kasi ang mga ito sa bahay ng mayor dahil mayroong ibinigay na misyon ang mayor sa mga ito. Ang misyon ng mga saltik, patayin ang isang opisyal ng pulis na batid nitong si Mayor Carlito na gumagawa na ng paraan para siya ay mapabagsak, itong si Major Montes. Uwi ka naman agad ng isang saltik. Masusunod, Mayor Carlito. Bukas na bukas din, mabalitaan na lamang ng lahat ng mga tao ang malagim na kamatayan ni Major Montes. At pagkatapos, nagpaalam na ang mga aswang doon sa mayor. Ngunit hindi sinabi ng mga ito ang tungkol sa kanilang nararamdaman. Ayaw na nilang abalahin pa ang mayor at sila na ang gagawa. Ang akala kasi ng mga aswang na simpleng kalaban lamang ang umaaligid sa bahay ng mayor at plano nilang patayin muna ito bago sila alis sa lugar at gawin ang misyon na iniutos ni Mayor Carlito sa kanila. Agad na dumaan ang apat na mga saltik doon sa bandang gilid kung saan nandoon nagtatago itong si Tatay Digong. Nakita naman agad iyon ni Tatay Digong. Ang ginawa naman ito, mabilis na humanda. Sa tingin niya, mukhang papalis na ang mga aswang. Mariin lamang na nagmamatsyag itong si Tatay Digong doon sa mga aswang. Ngunit nang dumaan na ang mga ito, malapit sa kanyang pinagtataguan, wika ng isang matandang aswang. Kung ako sa iyo, kaibigan, lumabas ka na sa iyong pinagtataguan. Dahil alam na namin na umaaligid ka sa bahay ng mayor. At alam namin na nagtatago ka lamang sa paligid. Ano kaya ang kailangan mo? O ano kaya ang binabalak mong masama? Lumabas ka na at sumunod ka sa amin. Huwag mo nang hintayin na dyan ka na namin kakatayin ngayon. Napapangiti na lamang itong si Tatay Digong. Hindi niya inaasahan na ganun kalakas ang mga pakiramdam at pang-amoy ng mga aswang na ito. Minaliit niya ang mga kakayahan ng mga aswang at hindi niya ginamit ang mas matataas na mga sabulak. Ilang sandali pa, biglang lumabas sa pinagtataguan itong si Tatay Digong at dahan-dahan nang naglalakad papalabas ng pagod. Napapangiti na rin ang mga aswang ng mga saltik at parang walang ano-anong naglalakad na din ang mga ito pagkatapos tumalon palabas ng pagod. Ganon din ang ginawa nitong si Tatay Digong. Ramdam niyang sobrang kampanti ang mga aswang at hindi man lamang nakakaramdam ng pagdadalawang isip. Kaya sa isip nitong si Tatay Digong, maaaring sa tingin ng mga ito ay pangkaraniwan lamang ang kanyang mga tangan. Kaya sa tingin niya, mas nakakabuti pa ito para sa kanya. Ilang sandali doon sa labas, magkakaharap na sina Tatay Digong at ang apat na mga saltik. Wikang muli ng matandang aswang. Ano ang dahilan bakit ka umaligid sa bahay ng mayor? Sagot naman ni Tatay Digong na bit-bit na ang matalas at mahabang itak. Sa pagpunta ko sa lugar na ito ay dalawa lamang ang aking pakay. Una, bawiin ang para sa akin at patayin naman ang lahat ng kampon ng kadiliman. At isa na ang mga katulad ninyo sa aking pakay. Hehehehe, hangal! Tingnan natin ngayon kung magagawa mo ba ang mga bagay na iyan. At sabay sa pag-angil ng mga ito, biglang nawala na ang mga aswang sa kanilang kinatatayuan. Napakabilis nang umaatake ang mga ito kay Tatay Digong. Mabilis naman ang naging kilos nitong si Tatay Digong. Walang anumang tumakbo na rin ito at sinalubong ang mga sumingasing na mga aswang. Bumuka-buka na din ang bibig nitong si Tatay Digong habang papaatake na din ito doon sa mga nilalang.
usal ito ng usal ng mga orasyon dahil alam niyang may mga ginagawang orasyon na din ang mga aswang na ito. Nang mapang-abot na ang mga ito, nagpapalitan agad ang mga ito ng mga pag-atake. Kahit na apat ang mga aswang, nahihirapan silang matamaan itong si Tatay Digong at hindi nila inaasahan na mas mabilis pa ito kumpara sa kanila. Nang dumistansya itong si Tatay Digong, isa sa mga aswang ang nagkakaroon ng malubhang tama sa katawan ng mga taga. Agad itong napaluhod sa lupa at napaangil. Gulat na gulat ang matandang aswang. Napamura na ito dahil sa sobrang galit. Kung kanina, kampante ang mga ito, ngayon, pinagsasabihan na ng matanda ang dalawang kasama na kailangan nilang mag-ingat at patayin agad ang pangahas. Ngunit nang muling mapang-abot ang mga ito, sunod-sunod na silang pinabagsak nitong si Tatay Digong. At habang ginawa iyon ni Tatay Digong, patuloy pa rin ito sa pag-usal ng mga orasyon. Hanggang sa mapatay na nito ng tuluyan ang pinakamatandang aswang. Kasalukuyang nakatarak ang kanyang matalas na itak sa dibdib ng matanda. Wika pa nitong si Tatay Digong. Doon sa matandang aswang na dahan-dahan ng binawian ng buhay. Masyado kang kampante sa lakas ninyo. Ngayon matatahimik na ang mga bukirin sa bayan na ito dahil sa mga pamimiste ninyo. At pagkatapos walang ano-anong iniwan lamang ni Tatay Digong ang mga bangkay ng mga ito sa labas at muling pumasok sa bakuran ng bahay ng mayor. Itong si Mayor Carlito, may mga nararamdaman na din itong kakaiba. Kaya nga aligaga ang mayor at inutusan ang kanang kamay na subukan na tingnan ang buong paligid ng bahay. At iyon na ang sinamantala ni Tatay Digong. Agad siyang nakapasok sa loob ng bahay at bago pa makahalata itong si Mayor Carlito, nakatayo na itong si Tatay Digong sa gilid ng pintuan ng kwarto nitong si Mayor Carlito. At gulat na gulat pa nga ang mayor nang akmang papasok na sana ito ng kwarto nang makita itong si Tatay Digong. Agad itong naalarma at nakakaramdam ng panganib. Batid niya agad na hindi ordinaryo ang taong nasa kanyang harapan. Dahil imposibleng makakapasok ito nang hindi malalaman ng mga bantay. At ang isa pang katanungan, bakit hindi niya naramdaman ang presensya nito habang papasok? Ang kanyang mga tauhan na nakapwisto sa ikalawang palapag ay pinasama niya doon sa kanyang kanang kamay na manlalason para halugugin ang buong paligid ng bahay. Samantalang ang iba pa niyang mga bantay nakapwisto sa unang palapag, ang tanging kasama niya doon sa ikalawang palapag ay ang kanyang asawa at mga utusan. Tanong agad itong si Carlito na mabilis nang humanda. Alam niyang wala na siyang mapagpipilian pa, kundi ang lumaban. Sino ka? Sino ang nag-utos sa iyo? Tumawa ng mapakla itong si Tatay Digong. Sagot naman ito. Hehehe, ako lang naman ang taong ibinaon ninyo sa kahihiyan. Kaibigan kong Carlito, kailanman ay hindi maghahari ang kasamaan. Bumalik ako para maningil at bawiin ang mga bagay na nararapat lamang sa akin. Ilang segundong napatulala itong si Carlito. Kahit na anong gawin niyang pag-alala, hindi niya talaga matandaan ang hitsura ng kanyang karap. Ngunit alam niyang buhay niya ang pakay ng taong ito. Kaya mabilis nang inatake ito ng sunod-sunod gamit ang patalim nitong si Mayor Carlito na gawa pa sa mga pinaghalong bulalakaw at mga tanso. Walang pagdadalawang isip na inatake nito si Tatay Digong. Mabilis naman na kumilos itong si Tatay Digong. Agad din itong nagpakawala ng mga pagtaga gamit ang itak nito. Napakabilis ng kanilang mga ginawang paglalaban at pag-atake at wala kang maririnig na mga kaluskos sa mga ito. Noong mga kabataan pa ng dalawa, niminsan sa kanilang mga pagsasanay, hindi talaga mananalo itong si Mayor Carlito kay Tatay Digong.
At habang naglalaban ang mga ito, naalala agad ni Mayor Carlito ang mga galawan ni Tatay Digong. Napagtanto na niya na ang kanyang kaharap ay ang taong nilugmok nila sa putikan, ang taong matalik niyang kaibigan na nagawa niyang traidorin. Wika nitong si Mayor Carlito, "Hindi maaari. Buhay ka pa pala, hayop ka." Napangiti na lamang itong si Tatay Digong. Sagot naman ito kay Mayor Carlito, "Oh, kaibigang Carlito, nandito ako para pagbayarin ka na sa mga kasalanan mo at ang ibangon ang bayan na ito na niyurakan mo ng kasamaan." Walang kaalam-alam ang lahat ng mga tao sa loob at labas ng bahay sa labanan na iyon. Sa nakalipas na mga minutong bakbakan, mas angat pa rin ang kakayahan nitong si Tatay Digong. Ginamit na ng mga ito ang kanilang mga karunungan sa mga orasyon at mga tangan na mga mutya at gabay. Ngunit nakabulagta na ngayon itong si Mayor Carlito dahil sa mga tama sa kanyang katawan. Habang may mga natamong sugat naman itong si Tatay Digong, ngunit hindi ito malalalim. Nagawa din ni Tatay Digong na maigapos at maikulong ang gabay ni Mayor Carlito. Ngunit gayon paman, pilit pa rin na tumayo ang mayor at lumaban. Wika ni Tatay Digong, "Ganyan nga Carlito, lumaban ka hanggang kaya mo pa, dahil mamatay ka rin naman." Mabilis na pinatay nitong si Mayor Carlito ang ilaw doon at ginamit ang isa pang mutya na kalamangan sa gitna ng kadiliman. Ngunit hindi pa rin iyon sapat para matalo niya itong si Tatay Digong. Ilang sandali pa, nakasandal na sa dingding itong si Mayor Carlito habang nakatarak ang matatalas na itak nitong si Tatay Digong sa dibdib ng mayor. Bumulwak na din ang maraming mga dugo sa ilong at bibig ni Mayor Carlito. Ngayon, alam na niyang katapusan na niya. Nagawa man niyang matalo itong si Tatay Digong nung unang mga pagkakataon nang mapaalis niya ito sa pwesto bilang mayor ng bayan ng Santa Maria. Ngunit mas matindi naman ang naging balik nito at paghiganti ngayon sa kanya. Wika nitong si Tatay Digong habang unti-unting idiniin ang hawak na itak sa dibdib nitong si Mayor Carlito. "Para ito sa buong bayan ng Santa Maria, Carlito. Para ito sa lahat ng mga taong ginawan mo ng masama. At para ito sa aking asawa." At pagkatapos mabilis na hinugot ni Tatay Digong ang nakatarak na itak at tinagpas ang liig ng mayor na agad naman na humiwalay ang ulo nito sa katawan. Ilang sandali, napaluha na lamang itong si Tatay Digong. Alam niyang simula na iyon ng pagbabago sa bayan ng Santa Maria. Sa mga minutong lumipas, patuloy na tinapos ni Tatay Digong lahat ng mga nandoon sa bahay ng mga alagad ni Mayor Carlito. Pati pa ang malakas na malalason, wala itong kawala sa bangis ni Tatay Digong. Panay din ang iyak at hingi ng tawad nitong si Isabel, ang kanyang asawa, dahil sa malaking kasalanan na nagawa niya. Ngunit pinagsisihan niya ito. Nagawa naman nila ni Tatay Berting at Rubin ang kanilang mga nakatukang misyon. Agad na kumilos ang mga pulis na patuloy na nakikibaka sa kapayapaan ng bayan. Hindi naman ganun kadali nalinisin ang bayan na iyon. Dahil nga nagkalat ang mga alipuris at mga kampun ni Mayor Carlito sa buong bayan ng Santa Maria. Ngunit nang mapag-alaman ng mga ito, napatay na ang mayor. Parang mga kabuti ang mga ito na biglang nawala na lamang sa bayan ng Santa Maria. Pati na rin ang mga pulis na eskalawag. Isa-isang naglaho ang mga ito doon sa lugar. Ang hindi nila alam, maaring patay na ba ang mga ito o lumayas lamang. Sunod-sunod din ang pagkamatay ng mga nagtutulak ng mga druga at ang mismong namumuno sa mga ito. Walang sinasanto itong si Tatay Digong. Lahat ng mga halang ang kaluluwa na nanatili doon sa bayan ay pinatay niya. Isang araw,
may narinig na balita itong si Tatay Digong na may umaatake doon sa mga kriminal na patuloy pa rin na nagtatago sa bayan ng Santa Maria. Nagtataka ang mga ito dahil hindi nila gawa ang mga pag-ataking iyon. Katanungan ngayon sa kanilang isipan, sino ang may gawa? Doon sa bahay ni Tatay Berting, may bisita silang hindi inaasahan at gulat na gulat ang mga ito sa pagdating nitong si Roman, ang antingerong kapatid ni Tatay Digong. Napag-alaman na pala nito na bumalik na si Tatay Digong at sinimulan ng linisin ang bayan. Kaya agad na din itong nagpapakita at tumulong. Si Roman ang may kagagawan sa mga huling pagkamatay ng mga kriminal. At sa mga pagkakataon na iyon, dala na rin itong si Roman ang anak nila ni Tatay Digong at Isabel. Kaya walang pagsisidlan ang tuwa sa kanilang mga puso. Pati itong si Tatay Berting na papaluha nang makita ang tagpong nagyakapan ang magkakapatid. At nagkapatawaran na din sina Isabel at Roman at lalo na itong si Tatay Digong. Kahit na malaki ang kasalanan ni Isabel na gawa ni Tatay Digong na patawarin ang kanyang asawa alang-alang sa kanyang anak at pamilya. Katulad naman sa kanyang ginawang pagpapatawad sa mga taong nanghusga sa kanya noon. Ngayon, mas lalong minahal ng mga taong bayan itong si Tatay Digong. At kahit na ano pa ang mga mangyayari, hinding-hindi na mauulit na maniniwala ang mga ito na makagawa ng katiwalian itong si Tatay Digong sa bayan. Dahil mahal na mahal nitong si Tatay Digong ang bayan ng Santa Maria. Alam nilang sa pamamahala ni Tatay Digong sa bayan na ito, muling babangon ang Santa Maria at magiging mapayapa ang lugar. Ang kwento natin na ito, mga idol, ay second chapter sa buhay ni Lolo Baston, ang pinakamalakas na ermitanyo. Simulan na po natin ang bagong kwento. Makalipas ang mahigit sa 2 taon, ang buong akala nitong si Lolo Baston na matatahimik na ang kanilang buhay kasama ang apong si Roman. Ngunit dumating na naman ang pagkakataon na masusubukan na naman ang kanyang kakayahan at lakas. Bumisita ang mga ito doon sa isa sa mga dating matalik na kaibigan nitong si Roman doon sa kabilang bayan. Isinama na din nitong si Roman ang kanyang Lolo Baston dahil nga gusto nitong ipakilala sa kanyang mga kaibigan. Sa hapon na iyon, masayang naghanda ang mga ito sa karawan nitong si Dudong, ang matalik na kaibigan nitong si Roman. Tumulong na din sa paghanda sina Lolo Baston at Roman dahil bukas pa ang karawan nitong si Dudong at napaaga ang kanilang pagpunta nila ni Lolo Baston. Kaya ayon, tumulong na lamang muna ang mga ito sa mga gawain at paghanda. Nakapag-asawa na itong si Dudong at mayroon ng 2 anak. Marami ding mga kabayan doon sa kalapit sa bahay nila ni Dudong at nandoon din ang iba sa mga ito sa bahay nila ni Dudong para tumulong na rin. 5 na ng hapon nang mayroong 2 binatilyo ang dumating. Ngunit agad na napahinto ang mga ito doon sa unahan. Kaya nagtataka sina Dudong kung bakit hindi tumuloy ang mga ito sa paglapit sa kanilang bahay. Nakikilala ni Dudong kasi ang 2 iyon. Mga anak ang mga ito ng kanyang kausap at nakilala doon sa bayan 1 linggo na ang nakaraan. Usapan kasi ng mga magulang ng mga ito na doon sa kanila kukuha ng baboy na kakatayin at lilitsunin itong si Dudong para sa kanyang karawan bukas. Napabulong-bulong pa nga itong si Dudong. Dahil papagabi na kasi napasagsag ang mga ito at kahit na anong tawag pa ni Dudong doon sa 2, nandoon lamang ang mga ito sa unahan. Kaya napilitan itong si Dudong na puntahan ang 2. Ang dahilan kung bakit hindi nakakalapit ang 2 dahil naramdaman ng mga ito ang presensya ni Lolo Baston. Hindi kaya nila
ang makalapit doon sa bahay ni Dudong dahil sa matanda. Kinausap agad ito ni Dudong at makalipas ang ilang mga sandali, nagmamadaling umalis na rin ang dalawa. Nagtataka din itong si Lulu Baston at napatitig ito doon sa dalawang kabataan at ramdam niya na hindi mga ordinaryong tao ang mga iyon. Nagtatanong itong si Lulu Baston kay Dudong. Ang sagot naman nitong si Dudong, "Ah, kaibigan ko ang mga magulang ng mga iyon, Lulu Baston. Nakatira ang kanilang pamilya doon sa may lupa, doon sa kabilang bahagi ng sapang nag-uugnay dito sa bayan ng Turko at doon sa bayan na pinagmulan ninyo. Sa kanila ako kukuha ng mga makakatay na mga baboy." Sa narinig, naging panatag ng kaunti ang naramdaman nitong si Lulu Baston dahil kakilala at kaibigan pala nitong si Dudong ang mga iyon. Ilang sandali lamang, dahil abala itong si Dudong, inutusan nito ang asawa at ang kanyang bayaw na sila na lamang ang kukuha doon sa nasabing dalawang mga baboy. Ayon doon sa mga bata kasi, nandoon na ang mga ito doon sa gilid ng sapa. Nakahintay na din doon ang mga magulang ng dalawang kabataan. Dinala na ng mga ito ang dalawang mga kakatayin na mga baboy doon sa gilid ng sapa. Dahil hindi na kasi maabot pa ng sasakyan doon sa kanilang tirahan sa may lupa. Nagpasama na lamang ng dalawa pang kapitbahay nila ni Dudong ang mga ito para mayroong makakatulong. Sakay ng isang tricycle ang apat. Ang asawa nitong si Dudong na siyang nagdala ng bayad para doon sa dalawang baboy, kasama din ang kapatid nito at ang dalawang mapinsan ni Dudong. Medyo may kadilima na nang baybayin na nila ang bako-bakong kalsada papunta doon sa may sapa. Mayroon din kasing kalsada ang madadaanan doon dahil konektado din ang bako-bakong kalsadang ito doon sa kabilang barangay. Dumaan pa ang mga ito sa mga makakapal na mga damuhan at punong kahoy bago narating ng mga ito ang gilid ng sapa. Nandoon na ang kaibigan nitong si Dudong. Nandoon na din ang dalawang mga baboy na itinali doon sa mga puno. Habang kasama naman ng mga ito ang dalawang kabataan na sumundo sa kanila. Ngunit ang hindi maintindihan ng asawa nitong si Dudong, nandoon din ang dalawa sa kanilang mga kapitbahay. Ilang araw pa lamang ang mga ito doon sa kanilang lugar. Ayon sa tinutuluyan ng mga ito, nakapitbahay nila ni Dudong, nagbabakasyon lamang ang mga ito dito sa kanilang lugar. Galing ang mga iyon doon sa bayan ng Singko, ang kabilang bayan ng Turko. Ngunit marami agad ang tumaas ang kilay sa pagdating ng dalawa. Nakikilala kasi ang bayan ng Singko na pinamumugaran ng mga halang ang kaluluwa at nandoon ang maraming mga masasamang gawain sa bayan na ito. Nagaganap ang maraming bintahan ng bato, mga patayan at iba't iba pang mga krimen. Kaya nagtataka ang grupo ng asawa nitong si Dudong kung bakit nandoon din ang dalawa. Nakikita pa naman nilang nagmising aso ang dalawa. Ilang sandali pa, bumaba na ang asawa nitong si Dudong na si Linda para iabot ang bayad doon sa dalawang matatanda. Panandali ang nag-uusap din muna sina Linda at ang medyo may katandaan na laki na siyang kaibigan ng kanyang asawang si Dudong. Pagkatapos, agad na nilang hinila ang dalawang mga baboy at isinakay doon sa kanilang sasakyan. Nakapagtataka din na hindi man lamang sila nahihirapan sa paghila doon sa dalawang baboy na iyon. Usa kasing sumunod ang mga ito sa kanila. Nang papasakay na sana itong si Linda doon sa kanilang sasakyan, biglang humarang ang dalawang kalalakihan na bisita ng kapitbahay nila. Agad na binabastos ng mga ito ang ginang. Kaya sa inis na itulak ito ng babae papalayo. Hindi naman nagpumilit ang mga ito. Umatras at nakangisi lamang sa kanila. Inis na inis itong si Linda. Pati pa nga ang kapatid nitong lalaki, akmang lalabas sana ng sasakyan
para sapakin ang lalaking iyon. Pinigilan na lamang ito ni Linda para wala ng gulo pa. Ilang sandali, mabilis nang pinaalis doon ang kanilang sinasakyan. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, napapansin nila ni Linda na kakaiba ang mga pag-angil ng mga dalang baboy nila. At napapansin din ng mga ito, nakakaiba ang titig ng mga ito sa kanila. Nakakaramdam ng pagkatakot itong si Linda. Hindi pangkaraniwan ang mga ikinikilos ng mga baboy na dala nila. Hanggang sa gitna ng kadiliman, may mga nakikita na ang mga ito na parang mayroong mga nilalang. Ang nagtatalunan doon sa kakahuyan at parang sumusunod na din sa kanila ang mga ito. Kinakabahan na itong si Linda habang sinabi agad sa kanyang kapatid ang mga nakikita. Sagot lamang ng kanyang kapatid na siyang nagmamaniho sa tricycle na iyon. Huwag mo nang pansinin ang mga iyan, Ate Linda. Mas lalo ka lamang na matatakot. Kailangan na natin na makalabas agad sa kakahuyan na ito. Kinakabahan na din kasi itong si Pupoy. May mga narinig na ito tungkol sa mga gumagalang aswang sa kanilang lugar. Ngunit wala naman siyang nakikita na ganong klaseng nilalang. Ngunit sa mga nangyayari ngayon, mukhang totoo nga ito. At ang isa pang iniisip nitong si Pupoy, kung ano ang mga ginagawa ng dalawang bisita ng kanilang kapitbahay doon sa gilid ng sapa. Masama talaga ang kutob at hinala itong si Pupoy. Ngunit biglang napatigil ito sa kanyang mga iniisip at biglang natapakan ito ang preno ng kanilang sinasakyan. Dahil may nasipat siyang mga katao ang nasa unahan, nasinagan na kasi ito ng kanilang ilaw sa kanilang sinasakyan. Nakahambalang pa nga ang mga ito sa kanilang daraanan. Makailang beses na binusinahan niya ito, ngunit hindi man lamang natitinag ang mga nilalang. Kaya inihinto na nitong si Pupoy ng tuluyan ang kanilang sinasakyan at pinatamaan ng ilaw ang mga taong nasa unahan. Dito na kamuntikan ng mapasigaw ang mga ito nang makita na nila ng klaro ang mga hitsura doon sa mga nilalang. Batid nilang hindi ordinaryong mga tao ang hitsura ng mga ito. Bukod sa napakapangit ng mga hitsura, kumikislap pa sa gitna ng kadiliman ang talas ng kanilang mga kuko at ngipin. Nilukuban na ng takot ang mga ito. Itong si Linda, hindi na talaga ito nakatiis, lalo na nang may kumalabog sa bubong ng kanilang sinasakyan. Napasigaw na ito ng tuluyan, pati ang dalawa nilang kasama. Agad rin na napapasigaw ang mga ito dahil ang dalawang baboy na nasa loob ng sasakyan agad na itong nagpalit ng anyo sa pagiging mga aswang at walang pagdadalawang isip na inaatake na sila ng mga ito. Habang ang kapatid nitong si Linda, nagawa pa nitong makuha ang isang tubo na nandoon sa kanilang sasakyan. Ngunit biglang sumulpot na din doon ang dalawang lalaki at agad na nakikilala ito ni Pupoy ang dalawang bisita ng kapitbahay nila. May dalang mga matatalas na bagay ang mga ito at pagkatapos napaigit na lamang itong si Pupoy nang mayroong tumarak sa kanyang katawan hanggang sa tuluyan na siyang bumagsak doon sa lupa. Napagapang itong si Pupoy, ngunit talagang sa dami ng kanyang tama lumalabo na ang kanyang paningin. Bago siya tuluyan na nawala ng malay, nakita niyang hinablot ng dalawang mga lalaki ang kanyang kapatid na si Linda. At bago pa ito pinatay, pinagsamantalahan muna ito ng dalawang buhong. Habang ang kanyang mga pinsan tuluyang kinatay na ito ng mga aswang, at hindi pa niya lubos na inaakala, ang mga aswang ay ang pamilya ng kaibigan nitong si Dudong. Ang dalawang baboy na dala nila ay mga anak nito, hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng ulirat sa mga kaganapan na iyon. Dahil maaga pa ang gabi, mayroon pang dumadaan doon sa lugar sa mga ganong oras.
biglang nagpulasan ang mga aswang at agad na naglaho doon sa kalubluuban ng kakahuyan. Nagulantang naman ang mga mangangahoy doon sa kanilang nakita. At agad na ipinaalam nila ang mga iyon doon sa mga taong nakatira sa lugar. Habang abala naman sina Dudong, dumating na sa kanila ang balita. At kasama sina Lulu Baston at Roman, agad na pinuntahan nila ang mga pinangyarihan ng krimen. Nakasabayan pa nila ang ilan sa kanilang mga kapitbahay na may dalang mga ilaw na sulo at mga itak. Kumakabog na ang dibdib nitong si Dudong sa isip nito na sana hindi ang kanyang pamilya ang mga nabibiktima. Ngunit nang makarating na ang mga ito doon sa kakahuyan, kitang-kita niya ang kanyang sasakyan. Kaya napatakbo na itong si Dudong at nang makita ang bangkay ng kanyang asawa at bayaw, naglupasay na sa kakaiyak itong si Dudong. Ngunit ang mga tanod, dali-daling binitbit nila itong si Pupoy dahil nakita nilang humihinga pa ito. Dito na din kumilos itong si Lulu Baston. Agad na pinakiusapan ang mga nandoon na ibaba na muna sa lupa ang sugatan na si Pupoy dahil kaya niyang gamutin iyon. Sa isip kasi ng matanda, kung dadalhin pa nila iyon sa ospital, baka hindi na iyon makakaabot pang buhay. Nakita nitong si Lulu Baston na maraming natamong sugat itong si Pupoy. Ang ilan naman sa mga kapitbahay nila ni Dudong, nabalitaan nila ang kakayahan nitong si Lulu Baston, kaya tumalima ang mga ito sa utos ng matanda. Dito na mabilis na nag-uusal ng mga orasyon ang matandang si Lulu Baston. May kinuha din itong dalawang batong kulay itim na mga lagit at idinampi ito ng matanda doon sa mga sugat nitong si Pupoy. Habang nagpapatuloy sa pag-uusal ng mga orasyon, ang mga tanod naman, binitbit na din nila ang mga kawa-awang mga nabiktima ng mga aswang na mga pinsan nitong si Dudong. Warat ang katawan at nawawala ang mga lamang loob ng mga ito. May mga kagat din ang mga ito sa kanilang mga liig. Habang itong si Dudong, parang sasabog na ang dibdib nito dahil sa sobrang sakit na naramdaman. Bukas na ang kanyang karawan at ito pa ang nangyayari sa kanyang asawa. Ang apo ni Lulu Baston na si Roman, hindi na nito malaman pa ang dapat na gagawin kung paano pakalmahin ang kanyang kaibigan. Ramdam niya kung gaano kasakit na mawalan ng mahal sa buhay at sa ganitong pagkakataon pa. Ang asawa nitong si Linda, may mga palatandaan na ginahasa pa ito bago tuluyang pinatay. Lumipas ang ilang mga sandali, may mga pulis na ang dumating doon sa lugar. Habang ang mga taong nandoon, hindi makapaniwala ang mga ito at gulat na gulat sa ginawa ni Lulu Baston. Nagawa kasi nitong sagipin ang buhay nitong si Pupoy. Ngunit ang bili nitong si Lulu Baston, huwag ilayo sa kanya itong si Pupoy. Doon na nila ito dadalhin sa bahay nila ni Dudong. Sa tingin kasi ng matanda, alam at kilala ni Pupoy ang mga salarin. Maaaring masasabi nito kung sino-sino ang mga ito sa oras na bumalik na ang malay nitong si Pupoy. Gusto kasi sana ng mga pulis na sila na ang magdadala kay Pupoy. Dadalhin nila doon sa ospital at babantayan na lamang nila. Ngunit pakiramdam nila ni Roman, hindi ligtas si Pupoy sa kamay ng mga pulis. Mga aswang ang umaatake sa mga ito at maaaring makagawa agad ang mga ito ng paraan para tuluyang mapatay itong si Pupoy. Alam nitong si Lulu Baston at Roman na mga aswang ang mga salarin. Ngunit ang katanungan ngayon sa kanilang isipan kung sino ang mga ito at kung saan nanggagaling. Nagtanong-tanong itong si Roman doon sa mga kapitbahay nila ni Dudong. Ngunit walang maibigay na mga pangalan ang mga ito, kahit na mga pinaghinalaan lamang ay wala. Nang makabalik na ang mga ito doon sa bahay nila ni Dudong, parang dinurog ang puso ng matandang si Lulu Baston at itong si Roman nang makitang nag-iyakan na ang mga anak nila ni Linda at Dudong. Pati itong si Dudong
iyak ito ng iyak habang itong si Popoy nakahiga ito doon sa isang kwarto. Nilapatan na din nilulubas doon ng mga malalakas na gamot ang mga sugat na natamo nitong si Popoy. Ang sugat na natamo nitong si Popoy ay hindi galing sa mga kalmot o kagat ng mga aswang. Galing ito sa mga matatalas na bagay na maaring isinaksak sa kanyang katawan. Palaisipan sa kanila kung sino talaga ang mga salarin. Ngunit hawak nila itong si Popoy, hihintayin na lamang nila na tuluyan na itong magising. Hindi talaga pumayag ang mga ito na madala ng mga pulis. Samantalang ang ama nitong si Popoy na si Manong Alfonso, doon na din sa bahay nila ni Dudong nakaantabay ang matanda para bantayan ang anak, at ang bangkay ni Linda na nakaburo na nandoon sa may sala. Matiwasay naman ang gabing iyon. Ngunit kinaumagahan, kapansin-pansin ang pag-aligid doon ng dalawang kalalakihan na bisita ng kanilang kapitbahay. Tanong ng tanong ito tungkol sa mga nangyayari at tungkol sa kalagayan nitong si Popoy. Kaya nagdududa agad itong si Lulu Baston sa ikinikilos ng mga ito. Kaya minarkan niya ng mga orasyon ang dalawa. Kinahapunan, nang tuluyan ng magising itong si Popoy, nasabi na nito kung sino ang mga salarin, kung sino ang mga umaatake sa kanila. Malinaw na nakikita ni Popoy ang lahat-lahat at nakikilala niya ang pumatay kay Linda, at sa dalawa pa nilang mga pinsan ay walang iba kundi ang pamilya ni Manong Bino. At isinalaysay din itong si Popoy na mga aswang ang pamilya nito, at kasama din sa mga gumagawa ng kasamaan ang dalawang bisita ng kapitbahay nila. Sa galit nitong si Dudong, agad na kinuha nito ang itak at nagtatakbo na ito palabas. Papunta ito doon sa kanilang kapitbahay. Ngunit wala nang naabutan pa itong si Dudong. Ayon kay Manang Purita na kanina pa nakakaalis ang dalawang bisita niya, pinapainahon nila itong si Dudong. Kinausap na din ito ni Lulu Baston. Tanong ng matanda, "Dudong, hindi natin maipaghiganti ang kamatayan ng asawa mo sa ganyan na pamamaraan. Baka mapahamak ka lamang. Alam ko din na hindi mo kakayanin na labanan ang pamilya ng mga aswang na iyon. Hayaan mong ako na ang gagawa sa mga bagay na ito. Sabihin mo sa akin ang kanilang tinitirhan." Nanginginig ang katawan nitong si Dudong dahil sa naramdamang galit, pagkatapos sinabi ang kinaroroonan ng tirahan nila ni Manong Bino. Wikang muli nitong si Lulu Baston kay Roman, "Roman, bantayan mo si Popoy. Baka tuluyan siyang tudasing ng mga aswang. Ngayon na ngayon din, pupuntahan ko ang kanilang tirahan. Wala akong ititirang buhay sa angkan ng mga demonyong ito." Pagkatapos, walang sabi-sabing bumaba na ng bahay ang matandang si Lulu Baston. Naglalakad agad ito papunta doon sa may sapa. Napatitig na lamang itong si Dudong doon sa matanda. Alam niyang may kakayahan ang matanda, ayon na rin sa kwento ng kanyang matalik na kaibigan na si Roman. Ngunit buong angkan ng mga aswang ang kakalabanin nito ngayon. Wika naman nitong si Roman kay Dudong, "Huwag kang mag-alala, Dudong. Kayang-kaya na nilulubas dun ang mga aswang na iyon. Ngayon, kailangan natin na mabantayan si Popoy." Pumasok na din doon sa loob ng kwarto itong si Roman para muling malapatan ng gamot itong si Popoy. Habang ang ama naman nitong si Popoy na si Manong Alfonso, agad na tinulungan si Dudong na harapin ang mga bisita nila. Samantalang itong si Lulu Baston, hindi niya inaasahan na sa pagbisita nila dito sa lugar ng kaibigan ng kanyang apo, ganitong mga pangyayari pa ang kanilang madadatnan. Ngunit sa isip nitong si Lulu Baston, hindi na niya ito pinagsisihan pa dahil gustong gusto din niyang patayin ang mga kampo ng kadiliman, lalo na
ang mga aswang na nag-tridor kay Dudong. Ipapalasap niya sa mga ito ngayon ang masakit na kamatayan. Pagsapit doon sa may sapa nitong si Lolo Baston, agad na itong nagkarga ng mga puder at pinalawak na nila ang mga kakayahan sa pakiramdam. Tumawid na doon sa may sapa ang matanda. Dahan-dahan lamang itong naglalakad hanggang sa maramdaman na niya ang presensya ng mga aswang. Agad na tinungo na niya ang pinanggagalingan nito hanggang sa matanaw na niya ang tatlong mga bahay doon sa unahan. Amoy na nilulo Baston ang mga nakakasulasok na baho ng mga ito. Huminto muna sandali ang matanda at inilibot ang paningin sa buong paligid. Nakikita niya ang ilan sa mga aswang na abala ang mga ito doon sa labas ng kanilang bahay. Sa tingin ni Lolo Baston, parang mayroong taniman doon sa unahan ang mga ito. Makalipas naman ang ilang mga segundo, nakita na itong si Lolo Baston ng ilan sa mga aswang. Nakita niyang unti-unting tumigil na ang mga ito sa kanilang mga ginagawa. At pagkatapos, naglalakad ng dahan-dahan papunta sa kanilang mga kabahayan. Makalipas pa ang ilang mga sandali, may lumabas na din doon sa kanilang mga kabahayan na mga matatandang aswang. Matatalim ang mga titig ng mga ito sa kanya. Ang iba sa kanila, ipinakita na ang mga matatalas nitong mga ngipin. Panakanakang nakakarinig na din itong si Lolo Baston ng mga pag-angil galing sa mga ito. Napapangiti na lamang ang matanda. At pagkatapos, naglalakad na muli ito papunta doon sa kabayan na hindi man lamang natinag doon sa mga aswang. Ang lima sa mga aswang kasama na ang dalawang mga matatanda. Agad na naglalakad na din ang mga ito papasalubong nitong si Lolo Baston. Nang tuluyang makalapit na ang mga ito, agad na wika ng isang matanda na mahalata ang gigil sa pagmumuka nito. Ano ang kailangan mo tanda dito sa aming teritoryo? Alam ng mga aswang na hindi ordinaryong tao itong si Lolo Baston. Bukod sa wala namang maglakas loob na magpunta doon sa kanilang lugar na nag-iisa, naramdaman din nila ang kakaibang presensya ng lakas nitong si Lolo Baston. Sagot naman nitong si Lolo Baston sa kanila. Ang ipinunta ko dito sa lugar ninyo para katayin ko kayong lahat. Kayong lahat, bata, matanda, o kahit na babae man, wala akong ititirang buhay. Wala nang karapatan pang mabuhay dito sa mundo ang mga katulad ninyong kampon ng kadiliman. Pagbabayaran ninyo ang ginawang pagpatay ninyo sa asawa ni Dudong. Nang marinig ang mga iyon ng mga aswang, agad na bahagyang yumuko na ang apat sa mga ito. Habang ang matanda, mas tumalim pa ang mga titig nito sa kanya at nakalabas na ang mga matutulis na mga kuko. Pagkatapos, bahagya itong umatras. Muling nakakarinig na din ng mga pag-angil itong si Lolo Baston galing sa mga aswang. Muling napapangiti ang matanda. At pagkatapos, bahagyang yumuko na din ito habang nag-usal ng mga orasyon. At sa isang iglap, biglang nawala itong si Lolo Baston sa kanyang kinatatayuan. Gulat na gulat ang mga aswang. Agad na wika ng matandang aswang na umatras na muna ang mga ito at sumama doon sa kanilang mga kasamahan na nandoon sa gilid ng kanilang mga bahay. Ngunit nang papatakbo na sana ang mga ito, ang isa sa kanila biglang napatigil nang may sumulpot galing sa lupa na isang matanda, si Lolo Baston. Ginamit na nito ngayon ang kanyang mga mutya sa lapok at mutya ng anupog. Kaya nitong gawin na putik ang katawan sa pamamagitan ng mga linlang na orasyon. Agad na itinarak nitong si Lolo Baston ang hawak nitong patpat. Isang patpat ng kawayan. Ngunit kakaiba ang tulis at tigas nito na sa isang pag-ulos lamang ng matanda, tumagos
ang patpat na iyon sa katawan ng isang aswang. Napangasab na lamang ang aswang at lumabas ang mga maraming dugo sa bibig. Patuloy sa pagbabanggit ng mga banyagang salita ang matandang si Lolo Baston. Pagbagsak ng aswang sa lupa, agad itong kinain ng putik at nilamo ng lupa. Galit na galit ang mga aswang na agad na umaalulong at ngumangasab. Wika din agad ng matandang aswang na nagtatangis na dahil sa pagkamatay ng isa nilang kasama. Pagbayaran mo ito, tanda, ng iyong buhay. At pagkatapos, agad itong umigpaw sa iri. Nagsilabasa na agad ang mga malalapad nitong mga pakpak at walang pagdadalawang isip na dinaluhong na itong si Lolo Baston. Galit na galit ang aswang na gustong mapatay agad ang matanda. Ang ibang mga aswang naman doon sa gilid ng mga kabahayan, agad na nagtatakbuhan ang mga ito habang nagbabago ang kanilang mga anyo sa pagiging mga nagsilakihang mga aso. Ngunit napakabilis na tumakbo din itong si Lolo Baston habang nag-uusal na naman ito ng mga orasyon. Pagkatapos, agad na itinarak sa lupa ang hawak nitong patpat sabay din ng mga pag-usal ng mga orasyon. Naramdaman ng mga aswang na bahagyang umiinog ang paligid. Ang mga nagtatakbuhan na malalaking mga aso, napatigil ang mga ito dahil na rin nakakaramdam ang mga ito ng pamamanhid sa kanilang buong katawan. Ang matandang aswang naman na nasa iri sa mga pagkakataon na iyon, biglang lumalagapak ito sa lupa para kasing mayroong pwersa ang humila sa kanya pababa sa lupa. Nakakaramdam din agad ang matandang aswang ng kakaibang pamimigat sa kanyang katawan. At bago pa siya makahuma, nakakapit na sa kanyang katawan ng napakahigpit ang mga putik doon sa lupang kinabagsak niya. Nagwawala na ang aswang, ngunit napakahigpit ng pagkakapit ng mga putik na iyon. Habang itong si Lolo Baston, agad na itong nakalipat ng pwisto malapit doon sa mga malalaking mga aso. Agad na sinagpang ng matanda ang isang aswang. Hindi kasi nila namalayan na ang mga lupa at putik doon sa kanilang likuran nagiging katawa na nitong si Lolo Baston. Agad na tinamaan ni Lolo Baston ang liig ng aswang at sa mga pagkakataon na iyon, latigong baging na naman ang hawak ng matanda dahil ang kanyang patpat na kawayan patuloy na nakatarak ito doon sa lupa. Agad na bumulagta ang aswang at namatay. Maagap naman ang mga malalaking aso na nasa paligid nitong si Lolo Baston. Agad nilang sinagpang ang matanda at pinagkakalmot. Ngunit agad na nasalo nitong si Lolo Baston ang paa nung isang malaking aso at walang pakialam ang matanda kahit na tinamaan ito ng mga pagkalmot ng mga aswang. Ang kanyang mga sugat parang putik na agad na maglalaho ang mga ito sa katawan ng matanda. Ang nahawakan na aso nitong si Lolo Baston buong lakas na ibinato ito doon sa dingding ng bahay. Kamuntikan pangang lumusot ito doon dahil sa lakas ng pagkabato nitong si Lolo Baston. At bago pa ito makabawi ng lakas, biglang nasa kanyang harapan na itong si Lolo Baston at nagpakawala ng malakas na mga paglatigo ang matanda. At pumulupot agad sa liig ng aswang ang baging nahawak nitong si Lolo Baston. At pagkatapos, pinihit na ito ng matanda. Tumalsik pa nga sa iri ang napugot na ulo ng aswang habang naglundaga naman ang iba pang mga aswang papunta kay Lolo Baston doon sa gilid ng bahay. Ngayon, bumalik na ang mga ito sa kanilang tunay na anyo sa pagiging aswang at sumingasing na dahil sa galit. Gustong gusto ng mga ito na mapatay si Lolo Baston. Galit na ang mga aswang dahil sa pagkakamatay ng kanilang mga kamag-anak. Ngunit ang isa, gulat nang biglang nasa kanyang harapan na naman ang matanda at agad na nagpakawala itong si Lolo Baston ng isang napakalakas na pagsiko na tumama sa ulo ng aswang.
lumalagapak ang aswang sa lupa at kamuntikan pa itong mawalan agad ng malay dahil sa lakas na atake na iyon nitong si Lulu Baston. At bago pa makatayo ang aswang, napaangil na lamang ito ng napakalakas dahil kinain na siya ng tuluyan ng lupa. Habang ang tatlo pang mga aswang hindi na nagawang maigalaw pa ng mga ito ang kanilang mga paa dahil sa kanilang kinatatayuan, mahigpit nang nakakapit sa kanilang mga paa ang mga putik na tinatapakan nila. Mabilis na din na gumawa ng hugis na pabilog itong si Lulu Baston paikot sa paligid ng mga kinatatayuan ng mga aswang. Kasama na din doon sa loob itong si Lulu Baston. May binabanggit na din na tatlong banyagang salita ang matanda na siyang dahilan para mapatigil na sa paggalaw ang tatlong mga aswang. Gising ang diwa ng mga ito, ngunit hindi na nila kayang maigalaw pa ang kanilang mga katawan. Pakiramdam ng mga ito na parang naigapos na sila ng malakas na usal. Hindi na rin kaya ng mga ito ang makapagsalita. Sinubukan ng iba pang mga aswang na tulungan ang tatlo at atakihin ang matanda. Ngunit bago pa makalapit ang mga ito, biglang gumagalaw ang mga lupa sa paligid at inabot na sila ng mga kamay na putik. Kaya napapatras ang mga aswang. At walang nagagawa ang mga ito. Sumingasing na lamang ang mga ito dahil sa kanilang naramdamang galit. Wika ni Lulu Baston, "Ipaparamdam ko ngayon sa inyo kung paano mawalan ng pamilya. Tingnan ko kung ano ang mararamdaman ninyo sa gagawin kong pagpatay isa-isa sa tatlong ito. Para maramdaman ninyo kung gaano kasakit ang mga nararamdaman ng mga pamilyang binibiktima ninyo." Pagkatapos, dahan-dahan na naglalakad itong si Lulu Baston papalapit pa doon sa tatlong mga aswang. At pagkatapos, itinaas nito ang kamay at nag-uusal muli ng mga orasyon. Ang patpat na nakatarak doon sa unahan, biglang bumaon ito sa lupa. At sa loob lamang ng ilang mga segundo, lumabas naman ito doon sa lupang kinatatayuan ngayon itong si Lulu Baston. Pagkatapos, agad niyang itinarak ang patpat doon sa likod ng isang aswang. Muling wika ng matanda, "Nararamdaman nito ang sakit, ngunit hindi na nito maibunyag pa ang kanyang naramdaman dahil hindi na ito makapagsalita. Ngunit hindi pa ito patay. Malalaman lamang natin na patay na ito kung babagsak na ito sa lupa at kakainin ng aking mga putik." Nagpasipol-sipol pa itong si Lulu Baston habang ang mga aswang galit na umaangil habang pumalibot na sa kinaroroonan ng matanda. Hindi din magawa ng mga ito na makalapit. Dahil agad silang abutin ng mga kamay na naghulmang putik, may isa pa nga sa mga aswang ang buong tapang na lumundag papunta doon sa kinaroroonan nitong si Lulu Baston. Marahil inaiyon ng isa sa mga nahuli ni Lulu Baston at sa kagustuhan na tulungan ang anak, wala na itong pakialam pa. Ngunit sa isang iglap, agad itong inabot ng mga kamay na putik at dinala sa ilalim ng lupa. Nakakaramdam na ng takot ang mga aswang sa sobrang lakas ng kakayahan na iyon ng matandang ermitanyo. Ngayon pa lamang nakakaharap ang mga ito ng ganito kalakas na nilalang. Umabot na kasi sa sukdulan ang karunungan nitong si Lulu Baston sa kanyang tangan ng mga mutya, ang mutya ng lapok at anupog. Wikang muli ng matanda, "Panoorin ninyo kung paano ko kitilan ng buhay ang isang ito." At pagkatapos itinarak ng matanda ang patpat sa liig ng aswang. Nakita ng mga aswang na napabulwak na ito ng dugo at pagkatapos bumagsak na ito sa lupa na wala ng buhay. Nagsisigaw na ang mga matatandang aswang, ngumangasab at umaangil na ang mga ito at galit na galit kay Lulu Baston. Ngunit wala silang magagawa sa ngayon. Panoorin na lamang muna nila
namamatay ang kanilang mga membro sa pamilya tulad ng kanilang ginawa doon sa kanilang mga binibiktima. Ngayon, naranasan na din ng mga aswang kung paano at kung gaano kasakit ang makitang namatayan ng membro ng pamilya. Isinunod naman itong si Lulu Baston ang isa pa. Pinupulupitan niya ang liig nito ng latigong baging at pagkatapos agad na pinihit nitong matanda na siyang nagiging dahilan para tumalsik ang ulo nito at gumulong sa lupa. Sunod naman na bumagsak ang isa nang dukutin nitong si Lulu Baston ang puso nito sa dibdib at pagkatapos ibinato doon sa mga nanonood na mga aswang. Ipinaramdam ng matanda ang walang awang pagkitil sa mga aswang. Lahat ng mga bangkay naman na nakabulagta sa lupa, agad na kinain rin ang mga ito ng putik at dinala sa ilalim ng lupa. Ilang sandali lamang, nawala na ang bisa ng ginawang orasyon na harang nitong si Lulu Baston na nakapalibot sa kanila. Maaari na siyang maatake ng mga aswang. Agad na naramdaman iyon ng dalawang matatandang aswang. Kaya walang pagdadalawang isip na dinaluhong na nila ang matanda. Umaatake ang mga ito galing sa likuran nitong si Lulu Baston. At makalipas lamang ang ilang mga sandali, agad na bumaon ang mga kuko ng mga ito doon sa likod ng matanda. Hindi pa nga makapaniwala ang mga aswang na tinamaan nila ng ganun kadali ang matanda. Ngunit nang bumagsak sa lupa itong si Lulu Baston, agad na nagiging putik ang katawan nito na humalo sa lupa. Napamura na naman ang mga aswang dahil isang malakas na orasyon na linlang ang tumama sa kanila. At makalipas lamang ang ilang pang mga segundo, sunod-sunod ng ginawang mga pagpitik nitong si Lulu Baston gamit ang kanyang latigong baging doon sa mga aswang. Nasa likuran na pala ito doon sa mga natitirang mga aswang at hindi na nagawa pa ng mga aswang na makailag sa mga ginawang pag-ataking iyon nitong si Lulu Baston. Naglundagan pa sana ang mga ito para makalayo at makatakas, ngunit agad na maabot sila ng mga latigo ng matanda. Mayroong napupulupitan pa nga sa liig at agad na ibinagsak ito ng matanda sa lupa. Mayroong pangang mga tinatamaan sa ulo at mga paa. Ngunit nang bumagsak na ang mga ito sa lupa, walang tigil na pinaghampas na ang mga ito at pinaghagupit ng matanda. Sigawan, angil at mga pangasab na lamang ang maririnig sa paligid bago binawian ng buhay ang mga aswang. Dinaluhong si Lulu Baston ng dalawang natitirang matatandang aswang. Ngunit walang nagawa ang mga ito sa lakas nitong si Lulu Baston. Parang mga tinibag na puno ang mga ito na nagsibagsakan sa lupa habang namimilipit sa sobrang sakit. Wika nitong si Lulu Baston. Tulad ng mga nabiktima ninyo, mararanasan ninyo ngayon ang sakit ng kamatayan, mga demonyo. Makalipas pa ang ilang mga minuto, natahimik na ang buong lugar. Nagpalingalinga sa buong paligid itong si Lulu Baston sa isip ng matanda. Kailangan niyang burahin na nang tuluyan ang mga nakikita niya sa buong paligid. Kaya nag-usal ang matanda ng mga orasyon at pagkatapos may kinuha itong buti ng langis at ibinuhos ang mga laman noon doon sa lahat ng mga bahay na nandoon. Kasama na din ang lahat ng mga bangkay ng mga aswang. Pagkatapos nang magliliyab na ang mga ito, nagalag na itong si Lulu Baston pabalik doon sa bahay nila ni Dudong. Makalipas ang ilang mga minuto, natanaw na nila ni Roman at Dudong itong si Lulu Baston na naglalakad papalapit doon sa kanila. Agad na nabanaag ni Roman na nagtagumpay ang kanyang lulo sa paglipol sa angkan nitong si Manong Bino. Humahangos na din itong si Dudong at sinalubong agad ang matanda. Agad itong nagtatanong tungkol sa lakad nito. Sagot naman nitong si Lulu Baston. Wala na kahit na isa ang natitira sa kanilang angkan, Dudong.
pinatay ko na silang lahat. Pati mga kabahayan nila ay sinunog ko na rin. Naipaghiganti ko na ang nangyayari sa asawa mo at sa bayaw mo. Ngunit hindi pa ako tapos. Kailangan kong matagpuan ang dalawang may kinalaman din sa pagkamatay ni Linda. Gagalugarin ko mamayang gabi ang buong bayan ng Turko at dadalhin ko sa aking pagbabalik ang kanilang mga pugot na ulo. Pagkatapos, muling naglalakad itong si Lulu Baston at inaabisuhan ang kanyang apo na si Roman na ito na muna ang bahala sa pamilya ni Dudong habang wala siya. Kailangan kasi na may mga makakasama ang mga ito na mayroong karunungan din sa mga orasyon. Baka balikan pa sila ng mga masasamang tao o maging ang mga kamag-anak ni Manong Bino. Mas nakakabuting kasama ng mga ito itong si Roman. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, naglalakad na itong si Lulu Baston para puntahan ang bayan. Natamimi na lamang sina Dudong. Hindi ito halos makapaniwala na ganon kalakas itong si Lulu Baston na nagawang mapatay agad sa loob lamang ng ilang oras ang pamilya ng mga mababangis na mga aswang. Makalipas ang ilang mga oras, doon sa kabilang bayan, mayroong isang matandang biglang sumulpot na lamang doon. Isang pulubing matanda na nagtutulak ng kariton. Ang kariton na itinitulak ng matanda, nandoon na ang lahat ng mga kagamitan nito. Nandoon na rin ang higaan mismo nitong si Lulu Baston. Habang naglilibot itong si Lulu Baston doon sa bayan na iyon, panay din ang kanyang ginawang usal at mga orasyon. Ang kanyang mga alaga, inutusan na niya ang mga ito para matuntun agad ang kinaroroonan ng dalawang may kinalaman sa panggagahasa kay Linda. Tanging alam kasi na pangalan nitong si Lulu Baston tungkol doon sa dalawa ay Ricky at Ruel. Ngunit nakikita na ni Lulu Baston ang mga itsura ng mga ito dahil nagpunta ang mga iyon sa bahay nila ni Dudong at nagtanong-tanong pa. Ngayon, kayang amuyin ang mga iyon ng mga alaga nitong si Lulu Baston. Makalipas ang ilang mga sandali, biglang umambon sa mga pagkakataon na iyon. Kaya nagpasya itong si Lulu Baston na magpahinga doon sa gilid ng mga gusali. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, nakakarinig ng putok ng baril ang matanda. Maya-maya kunti, agad na nakakita itong si Lulu Baston ng mga taong nagpulasan galing doon sa unahan. Kaya batid ng matanda na may mga nangyayaring kaguluhan doon sa unahan. Kaya mabilis nang itinulak nitong si Lulu Baston ang kanyang dalang kariton. Pagdating doon, dalawang mga katao ang kanyang nakitang nakahandusay doon sa gilid ng kalsada. Kapwa may mga tama ang mga ito nang bala sa kanilang katawan. Nagtanong-tanong agad ang matanda sa mga taong saksi sa mga pangyayaring iyon. Apat na mga kriminal ang kanilang nakikitang may kagagawan sa pagpatay sa dalawang nakabulagta. Itinuro din ng mga ito kung saan tumakbo ang mga kriminal. Kaya mabilis nang tinuntun nitong si Lulu Baston ang lugar kung saan doon nagbunta ang mga salarin. Marami pa sa mga tao ang pumigil sa kanya. Alam kasi ng mga taong nandirito kung anong grupo ang nasa likod ng paggawa ng krimen. Walang sinasanto ang mga ito, kahit pa mga pulis. Natatakot ang mga ito sa buhay ng matanda. Kaya binalak nilang pigilan sana itong si Lulu Baston. Ngunit parang walang naririnig itong si Lulu Baston. Isa din kasi sa kanyang iniisip na baka sa pamamagitan din ng mga kriminal na ito, mapadali ang kanyang paghanap doon sa dalawang mga salarin na may gawa sa karahasan sa asawa nitong si Dudong. Ilang sandali pa, sa kalyeng nilalakaran nitong si Lulu Baston, napakatahimik na ang buong lugar. Ang tanging makikita mo doon ay ang mga kabataan na gumagala, ngunit hindi basta't mga kabataan lamang ang mga ito. Dahil nakikita ni Lulu Baston
ang mga nakasuksok nitong mga baril sa kanilang tagiliran. Nang mapansin ng mga ito, ang matandang dahan-dahan na nagtutulak ng kariton habang nagpasipul-sipul, agad na lumapit ang apat na mga kabataan doon sa matanda. Agad na sinita ng mga ito itong silulubaston. Pinalayas pa nga nila ang matanda at binantaan. Sagot naman nitong silulubaston na napapangisi habang napakamot na lamang sa kanyang ulo. Aba, mukhang naligaw yata ako mga bata. Ano ba ang lugar na ito? Bakit walang gumagalang mga tao maliban sa inyo? Pabulyaw naman na sagot ng isa. Tanga ka ba, matandang hukluban? Teritoryo ito ni Boss Dagol. Bawal ang mga pakalat-kalat sa lugar na ito. Mukhang bago ka sa lugar na ito, matandang pulubi. Umalis ka na, bago ka pa makita ng mga alagad ni Boss Dagol. Ahaha, ganon ba? Pasensya na mga bata. Ngunit pakiusap, huwag niyo naman akong sigawan. Naiinis na ang mga kabataan, kaya tinutukan na itong silulubaston ng isa sa mga ito ng baril. Uwi ka pa nga nito sa matanda. Sa loob ng 5 minuto kapag hindi ka pa umalis sa lugar na ito, matandang pulubi, sa kangkungan ka na pupulutin. Ngunit muling tumawa lamang ang matanda at sagot muli nito. Abay, napakadelikado ang pagtutok ng baril, eho. Naaawa ako sa inyo, kaya hindi kita papatulan. Bata ka pa at mayroon pang panahon kang magbago. Nagulat ang mga kabataan sa kanilang narinig. Mas lalong nagagalit ang mga ito nang muling magtulak ng kariton itong silulubaston at papasok na ito doon sa kalubluuban. Hinabol ang matanda ng mga ito at galit na ang isang binatilyo na may hawak na tubo. Agad na inihampas nito ang dalang pamalo sa ulo nitong silulubaston. Rinig pa nga ng mga ito ang paglagutok ng ulo ng matanda dahil sa lakas ng pagkapalo at uwi ka pa ng isa. Makulit kang matanda ka, nararapat lamang iyan sa iyo. Ngunit makalipas ang ilang mga segundo, napadilat ang mga mata ng mga kabataan. Nang makita nilang parang walang anumang nangyayari doon sa matanda, lumingon ito sa kanila at nakangisi pa. Wikang muli itong silulubaston. Ay nako mga kabataan ngayon, swerte kayo at hindi kayo ang aking pakay. Patatawarin ko kayo sa ginawa ninyo. Ngunit kahit na nagulat ang isang may hawak na baril, nagawa pa rin itong itutok ang baril sa mukha nitong silulubaston at walang pag-alinlangan na kinalabit ang gatilyo ng kanyang baril. Ngunit laking pagtataka naman ito na kahit na makailang beses niyang kinalabit iyon, hindi pa rin pumutok. Hindi siguro totoong baril ang hawak mo, bata. Bakit ayaw pumutok? Pagkatapos tuluyan ng umalis doon itong silulubaston, iniwan ang mga kabataan na nagsimulang lukuban ng pagkatakot. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, nagtatakbuhan na ang mga iyon. Ngunit hindi lumayo ang mga iyon doon sa lugar. Nagpunta ang mga kabataan doon sa mga sindikato na may kagagawan sa mga pagbaril doon sa kabilang kalye. Ang namumuno sa mga ito ay ang pangalang si Dagol. Isang kagawad at isang tanod naman ang pinatay ng mga ito na hinihinala nilang naging espiya na doon sa lugar na iyon at nagpasimuno sa mga pagbalita ng mga nagiging membro ng kanilang mga sindikato doon sa kabilang bayan. Ilang araw na kasing may mga nakikitang mga parak ang mga ito na umaaligid sa kaling ito. Galing ang mga parak na ito doon sa kabilang bayan. Sa kabilang banda naman, nang makarating na ang mga kabataan doon sa gilid ng isang lumang gusali, agad na nakita ng mga ito ang mga kriminal. Agad rin na sinabi ng mga ito ang nakita nilang matanda. Sinabi pa ng mga kabataan na parang may sa demonyo ang matanda
dahil hindi man lamang ito nasaktan at natinag nang hampasin nila ito ng pamalo. Natatawa naman ang mga kalalakihan at hindi makapaniwala sa mga ibinalita ng mga bata. Ngunit gayon paman, kailangan nilang imbestigahan ang nasabing matanda. Baka isa na naman itong parak at lihim na nag-imbestiga doon sa kanilang lugar. Lalo na bago pa lamang ang mga pangyayaring may pinatay ang mga ito. Ang walong kalalakihan, mabilis na nagpunta ang mga ito doon sa lugar na itinuro ng mga binaktilyo. Mabilis na nagpunta ang mga ito doon sa kalye at tama nga ang kanilang mga nabalitaan. Nakita pa ng mga ito itong si Lulu Baston na nagtutulak pa rin ng kariton papasok doon sa kanilang pinakakuta. Kaya agad na nangamba ang mga ito na baka isa nga itong pulis. Agad na hinabol nila ito sakay ng kanilang sasakyan. At makalipas ang ilang mga sandali, iniharang na nila ang kanilang sinasakyan doon sa daraanan ng matanda. Hindi naman nagulat itong si Lulu Baston sa isip ng matanda. Mukhang tagumpay ang kanyang plano. Nakuha na niya ang atensyon ng mga kriminal. Agad na nagsibabaan ang mga kriminal at lumapit agad ang mga ito kay Lulu Baston. Agad na wika ng isa sa mga ito. Hoy tanda, saan ka ba papunta? Ano ang pakay mo sa lugar na ito? Umalis ka na agad sa kalyeng tinatapakan mo ngayon kung ayaw mong mapahamak. Ah! Mapahamak ba ka mo? Bakit naman? Ano naman ang gagawin ninyo sa akin? Hinahanap ko lamang ang may mga kagagawan sa mga patayan doon sa kabilang kalye. Sa narinig ng mga ito, nakakaramdam na ng panganib ang mga kalalakihan sa timpla kasi ng tuno ng matanda. Maaaring hindi ito ordinaryong matanda lamang. Ngunit ang isa sa mga kriminal, wika nito na baka may sira lamang sa utak itong si Lulu Baston. Mas nakakabuting iligpit na nila iyon para hindi na ito magpakalat-kalat doon sa kalye. Agad na binunot ng isa ang kanyang nakasuksok na baril. Sumang-ayon naman ang lahat ng mga kalalakihan. Ngunit nang akmang itutok na nito ang dalang baril, may narinig ang mga ito na tatlong banyagang salita na binabanggit ng matanda. At hindi na nagawa nung isang may hawak na baril na maiputok pa ito dahil naninigas na ang kanyang buong katawan. Nagulat ang mga kasamahan ng mga ito kung bakit nakatutok lamang ang kanilang kasama sa dala nitong baril doon sa matanda at hindi man lamang maiputok. Wika nitong si Lulu Baston. Alam niyo, lahat ng mga kasamaan dito sa mundo ng tao ay may katapusan. At sa lugar na ito, lahat ng mga masasama ay matatapos na. Sa narinig ng mga kalalakihan nang gagalaiti na sa galit ang mga ito, agad na binunot na din ng mga ito ang kanilang dalang mga baril. Wika pa ng isa sa mga ito. Hinayupak kang matanda ka. Matutulad ka ngayon doon sa dalawang pinatay namin sa kabilang kalye. Hinahanap mo ang may gawa sa mga pagpatay doon, di ba? Kaharap mo na ngayon ang mga ito. Ngunit muling nagbanggit ng mga banyagang salita itong si Lulu Baston at tulad nung isa, naninigas agad ang kanilang mga katawan na naging dahilan para mabalot ng kilabot ang mga isipan ng mga ito. Hindi nila maintindihan ang mga nangyayari sa kanila. Katanungan ngayon sa kanilang isipan kung bakit hindi nila maigalaw ang kanilang katawan. Nakita nila ang matanda na napangisi habang nakatitig ito sa kanila na parang ngising demonyo. Wika nitong si Lulu Baston habang binunot na ang matalas na sanggot. Kumikislap pa nga iyon dahil sa sobrang talas. Ngayon ipapadala ko na kayo sa imperno. Pagkatapos, mabilisang pagtagpas ang ginawa nitong si Lulu Baston at nakita ng ibang mga kriminal na kumalas agad ang mga ulo ng dalawa nilang kasama nang tamaan ang mga ito sa kanilang mga liig sa hawak na sanggot ng istranghirong matanda.
pagkatapos muling wika nitong si Lolo Baston. Sino kaya ngayon ang aking isusunod? Niloko ba na ng sobrang pagkatakot ang mga kriminal? Hindi pa rin nila maigalaw ang kanilang katawan at maging sa pagsasalita ay hindi din nila kayang gawin. Gusto na nilang sumigaw. Nanginginig na ang kanilang katawan dahil sa sobrang takot. Muling umatake na itong si Lolo Baston. Dalawa pa agad ang agara na bumagsak doon sa gitna ng kalsada. Kapwa may tama ang mga iyon sa kanilang mga ulo. Nabiyak pa nga ang mga ulo ng mga ito at nakita nilang sumirit ang maraming mga dugo. Nangingisay pa nga ang dalawa bago binawian ng buhay ang mga iyon. Nang mapansin itong si Lolo Baston na may mga dumating pang sasakyan, agad na niyang hinaribas ang mga natitirang kalalakihan. Agad na namatay ang mga iyon pagbagsak doon sa kalsada. Matapos na magawa iyon ng matanda, agad niyang itinabi ang kanyang dalang kariton doon sa isang gusali at umupo ito mismo doon sa kanyang kariton. Dalawang sasakyan agad ang dumating at pagkatapos bumaba agad ang mga nakasakay na may hawak na mga baril at nagulantang ang mga ito nang makita nila ang mga nagkalat na mga bangkay na ang ilan pa sa mga ito wala ng mga ulo. Nakita nila ang mga ulo ng mga ito na nakahilira doon sa gilid ng sasakyan. Kahit na mga kriminal pa ang mga ito, hindi nila nakayanan ang mga nakikitang karumaldumal na tanawin. Sa kanilang isip, mukhang dinaanan ito ng mga rebelde. Ngunit wala silang ibang nakikitang tao doon kundi ang isang matanda na nakaupo doon sa kanyang kariton. Nakangiti lamang iyon habang nagpasipul-sipul pa. Habang itong si Lolo Baston, nagulat din ito nang makita ang mga kalalakihan na bagong dating. Dalawa kasi sa mga ito ay kilala ang hitsura ng matanda. Hindi maaring magkakamali ang matanda. Ang dalawang kasama ng mga kriminal ay ang dalawang may kagagawan sa panggagahasa at pagpatay sa asawa nitong si Dudong. Hindi makapaniwala itong si Lolo Baston na makikita agad niya ang kanyang pakay sa bayan na ito. Ngunit ang dalawang iyon, hindi na nakikilala ng mga ito si Lolo Baston. Agad na lumapit ang mga ito doon sa matanda. Masama kasi ang kanilang hinala sa matandang iyon, lalo na nang makita nilang may mga tilamsik ng dugo ang damit nito. Tanong agad ng mga ito, "Ano ang ginawa mo sa mga kasamahan namin, matanda?" Ngunit nanatiling nakangiti lamang itong si Lolo Baston at nagpasipol-sipol pa rin. Kaya agad na itinutok na nila ang kanilang mga baril doon sa matanda. Ngunit bago pa nila makalabit iyon, biglang nawala ang matanda doon sa kanilang harapan. Mabilis nang nakalipat ito doon sa likuran at walang habas na pinagtataga ang mga ito gamit ang sanggot nitong si Lolo Baston. Sunod-sunod ang ginawang mga pagtagpas ng matanda doon sa mga kriminal. Sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad na namamatay na ang mga ito. Maririnig mo na lamang ang mga pag-igik ng bawat matamaan ni Lolo Baston hanggang sa ang dalawa na lamang ang mga natitira sa mga ito, sina Ricky at Ruel, ang dalawang buhong na hinahanap ni Lolo Baston. Wika ng matanda. Hindi ko inaasahan na agad na makikita ko kayong dalawa. Ako nga pala ang matandang na pagtanungan ninyo doon sa kabilang bayan. Kayo ang may kagagawan sa pagkamatay ni Linda. Tama ba ako? Ngayon, hinahanap ko kayo para pagbabayarin sa mga kasalanang ginawa ninyo. Ang dalawang kriminal takot na takot, mas nanginginig pa ngayon ang kanilang mga tuhod. Naalala na nila ang matandang ito. Ito ang matandang nakatira doon sa bahay nila ni Dudong at Linda. Sa nakita nila kung gaano kabangis ang matandang ito, wala silang kalaban-laban at magagawa. At kahit pa magmamakaawa ang mga ito, batid nilang hindi sila kaawaan ng matandang kaharap.
Kaya ang natitira nilang pag-asa ay ang tumakbo at tumakas. Hindi din nila maiputok kasi ang kanilang mga baril. Ngunit nang akmang tatakbo na ang mga ito, nasa kanilang harapan na itong si Lulu Baston at makailang ulit na itinarak ng matanda ang kanyang hawak na sanggot sa tiyan at dibdib ng dalawang buhong. Bumulwak pa nga ang mga lamang loob ng mga iyon nang mahiwa ang kanilang mga tiyan. Pagbagsak ng mga ito, agara na nawalan ang mga ito ng buhay. Pagkatapos, pinugot ni Lulu Baston ang liig ng mga ito. Dadalhin niya ang mga ulo ng mga iyon para maipakita kay Dudong na natapos na ang kanyang misyon. Matapos ang mga pangyayaring iyon, walang anuman na nagtutulok na naman ng kariton ang matanda habang nagpasipol-sipol at papalayo na ito doon sa lugar.